Pag yung empleyado na nawala ng trabaho, dala ng panahong ito. Pero bago ang lahat, alam niyo ba na simula nung tumama ang pandemya sa ating bansa, ay marami talagang negosyo na apektuhan. Nalugi at nagsara na nagresulta sa pagkawala ng trabaho sa marami sa ating mga kababayan. Ngunit, merong mga negosyo na malakas kahit sa gitna ng panahon ng pandemya. Gaya ng mga health and wellness, na dahil sa kalusugan ay dinagsa ng ating mga kababayan. At pagkain din na bumubusog sa ating katawan. At sa gitna ng limitasyon sa paglabas, ay nandiyan ang iba't ibang delivery service na naghahatid sa atin ng mga online orders. Sila yung mga halimbawa ng mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya, pero alam nyo ba na ang delivery service lang ang nanginibabaw sa lahat ng to? Sa kahit anong sitwasyon, palaging in demand talaga ang negosyong ito. Mapapagkain, gadgets, rubber shoes, damit o mahalagang bagay o dokumento o kahit ano pa yan. O gusto mong matanggap o maipadala ka agad sa anumang oras o panahon, talagang delivery service ang kailangan. Sa bawat pag-ikot ng mga motor ng delivery service na makikita mo sa iba't ibang lugar ay katumbas din ang pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa. Ang delivery service ang isa sa mga buhay ng ekonomiya. Mula noon hanggang ngayon, pagkakataong kumita dito ay palaki ng palaki dahil sa demand sa servisyong hatid nito. Alam nyo ba na ang operator ng delivery service ay kumikita ng 20% sa bawat delivery ng driver nito? For example, meron kang sariling delivery service na negosyo. Kung nag-a-average ang rider mo ng 500 pesos per delivery transaction, aba, may 20% na kita mo doon ay 100 pesos. At kung nakaka-10 delivery ang rider mo sa isang araw, meron kang kita ng 1,000 pesos bilang operator. Ngayon, kung meron ka namang 100 riders, ang kita mo sa isang araw bilang operator ay nasa 100,000 pesos. Ganun kalaki ang kita bilang isang operator. Paano nga ba maging isang operator at magkaroon ng sariling delivery service na negosyo? Hindi biro ang magtayo ng isang delivery service na negosyo. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital na mahigit 30 million para iset up ang opisina at maghanap ng mga empleyado para sa operations nito. Pangalawa, kailangan mo ng isang IT company na gagawa ng software at operating systems nito na nagkakahalaga ng mahigit 15 million para i-set up at i-maintain taon-taon. Pangatlo, kailangan mong kumuha ng iba't ibang permit para sa pag-operate ng negosyong ito. At pang-apat, kailangan mo pang mag-set up ng iba't ibang opisina para sa mga iba't ibang lugar na mag-ooperate at kumuha ng mga permits para dito. Mukhang mahirap maging operator ng isang delivery service na negosyo dahil sa dami ng kailangan, lalo na sa kapital. Pero ngayon, posible na. Worry no more dahil nandito na ang isang delivery service company na pwede kang maging online franchise operator. TokTok, ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan nyo. Bilang isang TokTok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. Pwede kang tumanggap ng mga rider applicants under you with up to 100 riders per operator. Magkakaroon ka ng TokTok delivery service link to monitor your riders and transact na kahit cellphone lang, pwede na. Kumita ng 7% sa lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30 to 60,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines na hindi mo na kinakailangan mag-set up ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, pwede na. Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang TokTok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa TokTok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka, pwede na. And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital. Hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong TokTok online delivery service. Mas okay, di ba? Huwag ka muna mag-celebrate dahil naiintindihan ni TokTok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital para maging isang TokTok online franchise operator. Kaya operate na agad! Dalawa ang paraan para kumita rito bilang TokTok online franchise operator. Una, magkaroon ka ng personal delivery link na pwede mong i-post at i-share. At
Gusto mo bang kumita ng malaki habang nasa bahay ka lang? Gusto mo bang kumita sa negosyo ng delivery service na in demand sa anumang panahon? Gusto mo bang magkaroon ng delivery business at mag-isang franchise operator nito? Maging isang tok-tok operator at magkaroon ng pagkakataong kumita hanggang 80,000 pesos isang buwan nang nasa bahay lang. Ngayon, sa abot-kayang kapital at gamit ang iyong cellphone, pwede ka nang maging isang tok-tok operator. Mula sa maliit na kapital, magkakaroon ka ng tok-tok operator portal kung saan magagamit mo para ma-assist mo ang iyong mga tok-tok riders sa kanilang pag-accept ng mga orders. Kikita ka ng 7% bilang franchise operator sa bawat successful delivery ng riders mo. Ganun lang kadali. Up to 80,000 pesos a month nang nasa bahay lang. With full 24 hours customer care mula sa ating TokTok customer care support na handang umalalay para sa inyo. Kaya tara na, maging isang TokTok operator at kumita na sa industriyang patok sa kahit anong panahon. Ipatoktok mo na yan! After 10 hours and 15 minutes flight from Hong Kong, it has landed here in Helsinki, Finland. Iba talaga si James. Went to Finland, Finland to Norway, and now we are finally in Iceland. Grabe JC, roller coaster ride, pero good life talaga. Nakakatawa si JC, no? Nakakarating tayo sa iba't ibang bansa dito sa Europa and napakadali ng travel incentive ng department. Mag-drive kami sa picture ng yan. Hindi mo sa amin ni Elsie, kundi snowmobile. Mobile na pang snow. Thank you.
stars na very achievable, very doable, realistic talaga. We are here at Northern I love it. I want some more of it. Hey, magandang umaga sa inyong lahat at mapahapon man 'yan o gabi 'yan. Magandang umaga sa inyong lahat. Bakit magandang umaga? Kasi morning is a fresh start. Yan. San man kayong palig ng mundo, guys, welcome to our online business presentation. And syempre, yung mga nakikinig ngayon diyan sa FB Live natin. Palakpakan naman po natin. Alright guys, I'm Baray Ten Tubero, or you can call me Coach Baray sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Siyempre, sa mga nakakakilala sa akin, no, Coach Baray na lang po. Isa na natin ang isang eksklusibo at positibong pamamaraan ng pagkita at pagbabago ng inyong buhay. Bakit? And siyempre, andito ka na sa dito sa presentation, yan, magbabago ng buhay mo. And nakatadhana. Diba? Nakatadhana ka dito. Yes, guys. Siyempre, bago tayo mag-start, may mga etiquettes tayo dyan. Kaya ayos ba tayo dyan? Ayos na ayos, no? Welcome din po sa ating mga new TokTok Online franchisee. Welcome to Good Life po. Bagong panimula sa inyo to, bagong pagkilala sa inyong sarili. Diba? Dahil nandito ka na, simulan mo ng magnegosyo. At bago tayo magsimula, pabati muna ako sa mga nandito at parami tayo ng parami ng mga attendees yun. Nasa 80,000 attendees na po tayo. Palakpakan naman po na yan, syempre yan. Hello po kay Sir Brian. Nawala. Ayun, si Sir Brian Bonggolan Torabia. Hello, kamusta po? Kay Ma'am Af Rivera. Yun, kay Alejandro Jeremias. Salamat po sa inyo yan. Hello po, Sir Brian. Kamusta po? Angel Nicolas. Hello kay Sir Arman Ardemer. Miss you po, Sir Arman. Kamusta po kayo dyan? Hello din po kay Sir Azel Makitang. Yan. Busy o together.
kay Ma'am Gemma. Yan, sa Together po yan. And congratulations po pala sa Together o saan man po yung nag-motorcade. Siyempre, sa Together o sa Capiz, yan, sa Bohol, sa Bataan. Yan, mga nagmo-motorcade ng tok-tok natin. Kaya maraming maraming salamat po. Hello din po kay Ma'am Cassandra Luis Buka. Hello kay Ma'am Carl Vanessa Menor. Yan, hello po kasi niyo dyan. Kay Ma'am Chona Arevalo. Hello po kay Sir Edwin Cambay. Yan, maraming maraming salamat. Gemma Di Mailig. Yan, hello po kay, musta kayo dyan? Kay Sir J.M. Uton and J.M. Divanyo. Hello po kay Ma'am J.M. Molina Silva. Hello din kay Sir Neil Silva, ang husband ni Sir J.M. Silva. Hello po kayo dyan. Hello po kay Ma'am Kenneth Paglinawan. Ay, kay Sir Kenneth Paglinawan. Kay Sir Kenneth Koyoka. Yan, maraming maraming salamat po. Ay, kay Ate Chris, ang ano po, kamusta po kayo dyan? Kay Kuya Lab. Hello, Kuya Lab. Kuya Lab, you all. Nice. Kay Ma'am Lenny Pia ng Riyadh All-Stars. Hello po sa Team All-Star kay Coach Danonasan. Yun. Kay Ma'am Natalie Nicole. Yan. Kamusta kayo dyan? Kay Ryan Burwal. Kay Ma'am Sheng ng Singapore. Team Singapore, maraming maraming salamat po lagi sa pag-attend dito sa ating Zoom business presentation natin. Napanood po natin. And kay Ma'am Rowena Sia. Siyempre yung mga gusto pa pong bumati o may ibabati pa po, chat nyo lang po dito sa comment chat natin. And later on, mag-shoutout po tayo after ng presentation. Alright, guys! At bago ulit ako mag-start, siyempre may mga etiquettes din ako. Bakit? Itong etiquettes na to yung magpapatunay na andito ka na, siyempre. Yan, ano ka lang po, no? Share screen. Ayun, nakikita nyo na po ang share screen ko. Siyempre, unang-una, mga ka-JC, siyempre, wag po nating i-unmute ang ating mga mic. Mute yourself. Bakit mute yourself? Pero mas maitindihan po natin yung negosyo, no? Siyempre, mas maitindihan natin yung nagsasalita ngayon. And ngayon ko lang din po kasi siya narinig. Kaya mas maganda, maitindihan po natin ang negosyo. Be on time yun sa mga early birds. Palakpakan naman po natin yung mga early birds. Turn on video, katulad ko na naka-turn on ng video. And siyempre, sa lahat ng mga naka-turn on yung video dyan, yung mga nakabukas yung video, maraming maraming salamat po. Mas maganda makita namin ang kagandahan at kagwapuhan ng inyong mga mukha. I'm prepared. Bakit naman ka prepared, Coach Barry? Siyempre, kung gusto mo maitindihan ng tosyo, pwede kayo magsulat. Mahita kayo ng ballpen or lapis or any scratch paper. Yan. Sit still, sit back and relax. Dyan lang po kayo. Intindihan nyo ang negosyo. And syempre, mas maintindihan nyo yan pag hindi kayo naka-unmute. And syempre, maiiwasan po natin yung abala. Be respectful. Yan, lagi mo pong sinasabi yan, no? Be respectful. Syempre, unmute yourself pag kumakain ka. Yan, i-off mo nyo na lang yung video nyo. Yan. And syempre, iwasan po natin yung magsalita kung naka-unmute po tayo. Kaya pwede na lang, mute yourself. Alright, fine. A quiet place. Pwede po kayong pumunta kahit saang lugar. Na basta may internet kayo, Jace, ha? Huwag naman kayo pupunta na walang internet. Hindi kayo makaka-attend dito sa Zoom. Yan, find a quiet place, syempre, para mas maintindihan nyo nga talaga ang negosyo. Bakit nga ba find a quiet place? Syempre, makikinig ka, gusto mo maintindihan yung negosyo, gusto mo malaman kung paano gawin ang negosyo. Kaya ngayon, find a quiet place. Alright, palakpakan po natin. May Santo speak, mas maganda. Kung may mga questions po kayo, later on, meron po tayong question and answer. Mamaya, i-chat nyo lang po yan sa comment section natin, alright? Sa chat box comment section, alright? No eating! Ito ang gusto ko, bakit no eating? Kasi hindi ka naman mamimigay. Wala kang binibigay. De, joke lang mga ka-Jay. Siyempre, kidding aside, no? Kung naka-turn on video yung kumakain kayo, mas maganda i-off nyo na lang. And makinig na lang po kayo. And kung di naman kayo, wala naman po kayong ginagawa, nakaupo lang kayo, siyempre nagre-relax, or nakahiga man kayo na, at siyempre, i-on nyo na lang yung video nyo. Yan. Maraming maraming salamat po. Stop sharing ko na. Sasalita ang magbibigay sa atin ng paliwanag. Parang Kuya Kim, no? Siyempre, at ang pakikindindi na negosyo, yan. Tatawagin ko na, guys. Sino ba to? Siyempre, konting background lang mga ka-JC. Siyempre, isa po siya sa mga OFW dito. Former OFW. And syempre, sexing tok-tok operator yan. And syempre, OFW, ang trabaho niya po doon, no, ay all-in. Wow, parang package pala natin to, no? All-in-one yan. All-in-one sa abroad, naging accounting na siya, naging finance na siya, naging HR na siya, admin, customer care, marketing, logistics. And ngayon, nag-JC. And syempre,
gusto niya rin ng extra income. Hindi lang extra income yung napasukan niya. Super duper duper extra extra income. Grabe, no? Palakpakan naman po natin ang ating presenter tonight, Coach May Petine! I like it, I love it, I want some more of it. Hi, Coach May Petine. Kamusta po? Coach Barry po pala. Good evening. Thank you for that wonderful talaga na introduction. Talagang mas lalong kilig. Thank you so much for that napaka-bonggang introduction. Ano? Maraming salamat. Sobrang power. Thank you. Ayan. So, as we move forward, pwede na ba ako mag-share na aking screen? Yes, sure po. Okay. Before that, papasalamat ako sa lahat ng nandito again. I will be sharing my screen na para makita nyo na si Isa Calzada, One Road. Hindi pala, ang yung presenter ngayong gabi. Ayan. Let's see. Nasaan na yung ating hinandang baon ngayong gabi? Ayan. Ayan, nakalimutan ko. Isa Calzado ng JC. Palakpakan po ulit natin ang Isa Calzado ng JC, Coach May Petines. Sigilin ako dito mula sa kanina pa hanggang matapos tayo. Sana lahat dyan, huwag niyo akong tulugan ah. Basta manatili tayong naka-mute yourself para hindi ako mawala sa kawanangan. Ano ba yun? Get ready, sit back and relax. Grab your coffee, water just right next to you and I'll be sharing my screen na. So makikita nyo, ang nasa screen ngayon, I see sana ba yun? Bakit meron nag-pop up sa aking harapan? Wait lang ha. Let me just drag it to the other side kasi hindi ko makita. Wait lang po. Ayan. So dito tayo sa... Ayan. Dito tayo makikita nyo si... si Isa Calzada ngayong gabi. Bakit ayaw mag-big screen ito? One second. Okay, there we go. So, nakikita niyo na ba yung screen ngayon? Yes po, kitang-kita na. And super loud and clear po, Coach May. So, kung mahina yung aking boses, text niyo ako, tawagan niyo ako, 1, 2, 3, ayan. So, kung mahina yung aking boses, notify niyo ako, just write a comment on the comment box and magsisimula tayo. Again, right here in front of you, nagpapasalamat. And of course, sobrang saya ngayong gabi. Nakikita ko sobrang dami natin. Again, this is May Petines for tonight Talk presentation. Sana ay naging handa kayo. Maghanda ng calculator, lapis, ballpen at notebook dyan. Kung walang notebook, hala sige. Dahon lang sa aking okay na yan. Okay? Of course, para hindi rin kayo mahirapan magsulat, pwede kayo mag-screenshot sa aking mga presentation para na rin sa inyong references. Okay? Ayan, nakikita nyo na ang presentation natin. Papakita ko na kung saan tayo magsisimula at kung ano ang magandang balita na ibibigay at isishare ko sa inyo ngayong gabi para matagpuan din natin ang good life na meron kami ngayon. And we are really happy to share it with you guys. So ngayong gabi, ako yung maging kaagapay nyo, maging gabay nyo, of course, maging alalay nyo, maging guide nyo para mas lalo nating maunawaan, mas lalo nating maintindihan kung ano nga pa at kung paano natin gagawin na ang negosyong Tok-Tok Business Delivery sa Pilipinas. So marami akong baon ngayong gabi. Sana ay manatili kayong nakasmile dyan, okay? Huwag mo nang matulog, okay? Papakita ko na kung paano tayo kumita ngayong gabi, alright? So, ayan. How to earn money and work from home? Paano nga ba? Pwede nga ba ito? Posible nga ba ito? Isa ka rin ba sa mga nagtatype sa Google hinahanap how to earn money from home? How to earn money online without going to my house, di ba? So, dyan tayo, pag-uusapan natin yan ngayong gabi at yan ang patuloy natin pag-uusapan hanggang matapos, okay? Sana ay gaganahan kayo ngayong gabi, mga kaibigan. Alright? So, eto ang pinag-uusapan at hindi lang naman sa Pilipinas pinag-uusapan, buong mundo. Umabot sa kahit saang lupalop ng mundo ang ating Tok-Tok Online Franchise Delivery Service na ginagawa namin ngayon ng mga sexing operator and mga sexing rider, of course. Kung paano nga ba patatakbuhin ito, paano nga ba tayo kumita dito, at kung paano natin ito mas lalong palalaguin. Bakit nga ba Tok-Tok? Bakit nga ba ang Tok-Tok ang pag-uusapan ngayong gabi?
yan ang patuloy nating aalamin. Alright, stay tuned with Mayflex ngayong gabi. Ayan, dahil nga ba sa lockdown, nahirapan ba kayo? Marami tayo dito nakahanap ng solusyon. So sa lockdown na pinagdaanan natin, true to that unexpected surprise na dinaranas natin, sabi nila 2020 is a round of zero. So nasa sa taas nag-end ang buhit, pero bakit parang biglang tumaob at biglang kakaiba sa naranasan natin? Biglang dumating sa atin ng COVID-19. To that unexpected surprise, nagkaroon ng lockdown. It's not only in the Philippines, but to the whole world na naranasan ng bawat isa. Dahil sa COVID-19, mas lalo tayong nahirapan. Hindi lang dahil pati nga may yung mga may naipon, pero mas nahirapan pa rin sila. Pero mas lalong nahirapan talaga yung kumakayod sa buong araw para may makain sila. So yun yung masyadong nagkaroon ng hirap at nagkaroon talaga ng sobrang impact. Ano? So dahil dyan, meron kami solusyon na baon sa inyo at patuloy na itong nangyayari. Simula pa lang nag-lockdown, simula pa lang noon, ang company ito na ipapakilala sa inyo ngayon ay siyang nagbigay ng solusyon para kahit mahirap ang sitwasyon dahil sa pandemya, meron pa rin paraan kung paano kumita. Ano nga ba ang dahilan kung bakit sobrang nahirapan ng mga tao? Dahil sa lockdown, bawal mamasyal, bawal bumili, bawal mag-shopping, bawal bumili sa mga matataong lugar, bawal bumili sa mga sa labas, sa mga bata. So, bakit nga ba kailangan nating manatili lang sa bahay? Of course, dahil nakakamatay ang ating kalaban, di ba? Nakakamatay. So, dahil sa COVID-19, all of us suffered a lot. So, hindi ganun kadali ang pinagdaanan natin. Kahit na ilang buwan na ang lumipas at naging taon na ito, nahirapan pa. Aminin natin, ang hirap tanggapin na sobrang sakit pa rin sa nangyari. Pero, huwag natin itong gawing hadlang para itigil ang mga pangarap natin sa buhay. Huwag natin itong gawing hadlang para hindi natin abutin at hindi natin ipagpatuloy ang magandang buhay na gusto nating ipaabot at gusto nating makamit para sa ating pamilya. Alright, let's move forward. So, the reason why lots of people suffered from financial hardship. Bakit nga ba? Kasi nung COVID-19, wala pang COVID-19, everyone loves to spend a lot. So, nakalimutan na mag-ipon, nakalimutan na rin nilang maggawa ng emergency fund. So, lahat tayo nahirapan dahil yun naman ay napaka-unexpected talaga na nangyari. Bakit sobrang hirap pa rin ang COVID-19 hanggang ngayon? Kasi limitado pa rin tayo. Though na-lift na yung quarantine, na-lift na yung travel pass and some of the requirements, pero bakit mahirap pa rin ang COVID-19 dahil marami ang nagbago nung dumating ito sa ating buhay. Pero huwag nating hayaan na ito ay siyang magiging barrier sa ating mga pangarap. Patuloy nating abutin ang ating mga pangarap. And kasama natin ngayong gabi ang TokTok, magbibigay ng solusyon para solusyonan ang financial hardship na pinagdadaanan ng bawat isa. Okay? So, maraming mga business na rin ang nagsara. Closed business due to COVID-19. Dahil marami ang business na nagsara, marami din naman tayong mga kababayan, mga kasama, at kapamilya na na-lay off. So, pinatawag nila sila, nagsara na yung mga kumpanya. Wala na pag-asa na magtrabaho sila at sasahod pa sila in the next 15 days and the next 30 days. So, maraming business ang nagsara dahil sa COVID-19. Pero kahit maraming business ang nagsara, marami pa rin mga business na limited ang access at talagang yung madalas ating pinupuntahan ay sarado na, di ba? So tulad ng salon, bawal na dahil bawal ang contact talaga sa bawat isa. Sa hotel naman, limited. Swerte lang yung mga hotel na nakatanggap ng quarantine, na ginagawang quarantine facilities. Yun, swerte yung mga hotel na yun. Pero hindi lahat allowed na pumunta sa hotel dahil nagre-required ka ng swab test that time. Kahit ngayon, kailangan pa rin nila ng antigen PCR test na negative, di ba? So, sa pagpapatuloy natin, marami pa rin business na nag-trends. Dahil kahit maraming business na nagsara, dahil maraming business na hindi kinaya ang unexpected na pagdating ng COVID-19, marami pa rin business ang nag-trending. Yan ang ating aalamin kung ano nga ba ang mga business na ito. Kasama nga ba ang aking company na mababanggit ngayon? Ayan, patuloy nating aalamin at saka sana ay gising pa kayo lahat dyan, ha? Okay, as we move forward, ang mga business na nag-trendy naman sa panahon na ito ay ang mga pagkain. Why it's not showing into my slideshow? Nasaan na yung pagkain natin dyan? So, ayan, pagkain. Nagutom ako. So, ayan, nag-trending ang pagkain.
So aside sa pagkain, meron din namang iba pang business. Ayan, kung saan bumibili ang mga tao sa Pure Gold, mga supermarkets, yun yung mga pangunahing pinupuntahan ng mga tao noong panahon na yun kasi nandun yung mga essentials na kinakailangan. Pagkain ang mahalaga. Bakit hindi tayo makakain in one day, three times a day? Hindi tayo makapag-isip ng ayos kung tayo ay gutom. So yung mga isa sa mga business na nag-trending kahit COVID-19, kahit may pandemic. Of course, yung health natin, masyadong talagang kailangan ng mga tao ng supplement and vitamin C for their health talaga para sa ating immune system, para may panglaban tayo sa COVID-19. Kaya sila ang patok na malakas ang bintahan at talagang tinatangkilik ng mga tao sa gitna ng pandemyang ito. As you know, for a while, isa rin naman ang mga pharmacy. Bakit? Kasi doon talaga binibili ang mga gamot na kinakailangan. Bakit nung dumating yung pandemic, talagang napaka iniisip na ng mga, oh, kailangan protektado ako. Hindi lang dapat ako ang protektado, kailangan pati pamilya ko protektado na. So sa pangyayaring ito, marami ding mga offline business na naging online business na rin. So from the offline business na nangyayari na nagsara dahil hindi rin nakasurvive, pero hindi sila nagsara dahil din naman ay hindi na nila kayang mag-offer. Yung mga offline business, they shifted into online business. Kaya tuloy pa rin, kaya mas lalo sila nag-trending. Tulad na delivery services. Ayan, meron tayong delivery services masyadong trending ngayon. Dahil kung lahat ng mga binibili ng mga tao ay kailangan na nilang ipa-deliver para hindi na nila kailangan makipagsiksikan at hindi na nila kailangan makipagsapalaran sa labas ng lansangan para magiging safe and protected na lamang na nasa kanilang bahay na lang. So add to cart na lang sila, just pumupunta na lang sa mga shopping, sa mga online tindahan, and they just place order, add to cart, and choose the delivery para ihatid na lang ito sa kanilang mga tahanan. Yun yung pinakamanda, di ba? So, nakarating na sa pinto natin ang ating mga pinamilihan. So, dito pag-uusapin natin, nag-trending dito, talagang makikita nyo kahit saan nagliliparan, kahit saan makikita nyo, merong yellow logo dyan, merong orange logo dyan, makikita natin, di ba? So, Grab, Lalamove, Ninja Van, Shopee Express, sila din yung napakatang kita nila. Kasi, what happened to this one? Let me just close this. Sorry for that. Okay, so ito yung mga nakikita nating nagliliparan sa lansangan. Bakit? Noong nangyari kasi ang pandemic, meron hindi pwedeng tumigil ang negosyo ng bawat isa. The company, a lot of company keep on innovating na kailangan natin i-deliver. Kung hindi makalabas sa mga tao pa, kailangan natin dalhin ito sa kusina nila. Kailangan natin dalhin ito sa bahay nila. So the company continued the innovation and they come up with having their own delivery services. Ayan. So makikita nyo, di ba? Ang sexy din ang mga logo nila, di ba? Pero hindi din tayo paawat dahil meron akong dala sa inyo. Mas maliwanag ang buhay sa dala natin ngayong gabi. Ayan. So, halos lahat ay pinapa-deliver na. Wala nang hindi na pinapa-deliver ngayon. Ano nga ba yung mga pinapa-deliver ng kapitbahay natin? Pati tayo, di ba? Aminin nyo, pati ano nyo, pati sa Lazada, lahat na pinapa-deliver, di ba? Shop na lang tayo, add to cart, and choose for the delivery. Ayan, basta pagkain, pinadi-deliver na rin. And of course, yung mga grocery natin, meron ng iba, tinatawag nilang pasabay, tatawag na lang sa SM, tatawag na lang sa Robinson Supermarket, and pa-pick up na lang nila for delivery, di ba? So, dinideliver na rin yan. Yung mga gulay nila, mga grocery, kahit ano pa man, so hindi na nila kailangan lumabas ng bahay kasi tumatawag nila sa tindahan. Sabi ng tindahan, wala kaming delivery, hindi kami di-deliver. Okay lang po, ihanda nyo po yung aming in-order at ipapapick up na lang din po namin sa inyong tindahan. Lahat ay may solusyon dahil kailangan nating abutin ang mga customer natin. So ayan, assuming forward, pwede sa mga restaurant na rin, dinideliver na rin ang mga orders. Customers just paid it online and pinipick up na yun ang mga rider para ihatid sa atin ng mga customer nila. Diba? Pero sure ako lahat ay dito nagpapadeliver na. Kaya ang negosyong ito talagang makakatulong sa atin. Ayan. So dito kahit ano pinapadala na, kailangan pa rin natin ng delivery service talaga. So, kailangan nating sumabay ngayon sa patok na pangangailangan at trending na business sa ating lipunan. Ayan. So, sapatos, pinapa-deliver na natin. Lahat, add to cart na tayo. Ano, pinipili na natin. Gadgets, kahit ano pa man yan.
pinipili na natin, add to cart na lang tayo and binabayarin na lang natin yung delivery, di ba? Kahit alin na, pinapadala na ng mga tao yun. Kahit na nga yung mga plantitas dyan, plantitos, pinapadeliver na yung mga halaman nila. Kasi kailangan din talaga yung mga company na ito, they shifted from offline. Kaya na nga sinabi ko, hindi lahat ng offline na company nagsara ng tuluyan. Yung mga ibang company nagsara dahil nag-shift sila online, in which na nakakatipid na rin sila kasi lahat ng operation nila online, less manpower, and tuloy pa rin ang negosyo nila. Katulad ng mga nagtitinda ng halaman, yun ay pinapadeliver na rin sa atin. And naranasan ko na rin mag-order ng halaman online, di ba? So ayan, as we move forward, lahat ay delivery. Lahat dinideliver para sa ating lahat, di ba? So ayan, pag-uusapan pa rin natin ang delivery ngayong gabi. How much does a traditional delivery service operator nga ba kinikita? Magkano nga ba ang kinikita ng isang business delivery service operator? Yan ang ating aalamin. Sa graph, magkano nga ba? Pahawak ng calculator, pahawak ng mga pencil nyo dyan, mga lapis nyo, at ihanda ang dako ng saging, ha? Para ano natin, ang ating mga kailangan ilista. Pero you can take a screenshot for your reference at meron kayong babalikan. Ayan, sa graph, magkano nga ba ang kinikita? Lalamove. Bakit ang daming ano ngayon? Lahat parang lalamove ang nagliliparan na sa ating lipunan, sa ating community, di ba? Sa ating paligid. And meron pang Mr. Speedy. O, di ba? And of course, sa panahon nito, lahat ng mga company ito talagang kumikita sila ng malaki. And bakit yung mga ang mga may-ari ng company nito is hindi Filipino? Ang mga may-ari ng company ito is from the other part of the world. Ano yun? From the other part of the world, di ba? Iba-iba ang mga may-ari, iba't ibang mga bansa ang mga may-ari nito. Pero bakit nag-invest sila sa Pilipinas? Pero bakit dinala nila sa Pilipinas ang business na ito? Dahil nakikita nila on their forecasting, nakikita nila on their business plan, nakikita nila on their sales and marketing plan, nakikita nila sa kanilang target yung kanilang maximum nakikitaan. Kikitain kapag ka gumagawa, pagka nagawa sila ng business delivery sa Pilipinas. So ayun, maraming mga business delivery na pumasok sa ating bansa na siya na ngayong nangunguna ng pagbibigay ng servisyong paghahatid ng mga pangangailangan sa ating tahanan. Pero alamin natin kung magkano nga ba ang kinikita nila sa bawat mga operator na ito. Okay. So sa bawat rider natin na mga ito, sa mga rider nila, kumikita sila 80% and 20% naman ang mapupunta sa operator. O, di ba? Sabi nga na isa dyan, nag-wave na siya, hey, I'm waving. What are you waiting for? Mag-operator ka na, di ba? So let's move forward. Ayan. So halimbawa, merong booking na 100 yung isang customer. Ako or si Mr. Ian from Australia, nag-booking siya ng 100. So from Quiapo to kalapit na lugar at yung booking na yun is cost 100, 80% 80% of that will go to the rider and 20% will go to the operator. O diba? Malaking kitaan para sa mga rider. Kaya bakit marami nag-a-apply sa Bra? Bakit marami nag-a-apply sa Lanamo? Bakit marami nag-a-apply sa Mr. Speedy? Dahil malaki nga ang kitaan sa delivery business. Kaya maraming mga delivery operator and delivery companies na pumasok sa Pilipinas. Ayan. So let's move forward with this. Sabi ko na nga, 80% will go with our riders and 20% sa mga operator. Ang galing at saka ang laki ng kitaan. So kung meron kang booking na 200 pesos, 160 mapupunta kay rider and again, 40% will go to the operator. Diba ang laki na? And hindi mo talaga aasahan na sa isang delivery pa lang yan. So, ang mga rider natin, kumikita yan ng malaki araw-araw, di ba? Maraming booking dahil nga pandemic. Lahat ay nag-o-order na lamang. Lahat ay pinapa-deliver na lamang mula SM, mula Save More, kahit saan mong tindahan, kahit nasa palengke pa yan, kahit na nasa pharmacy yan, kahit nasa saang lupalo pa yan, kahit nasa Manila yan, pinapa-deliver yan sa Mindanao. Kahit nasa Visayas yan, pinapa-deliver yan sa Manila. So delivery business talaga ang napapanahong negosyo ngayon in which yung mga riders and operators talaga ay kumikita. Ayan. So dito sa booking na 250 pesos, may mapupunta ka rider na 200 and 50 pesos will go to the operator. Diba? Kaya yun sinasabi ko kung bakit talaga maraming mga foreign companies, kung bakit maraming mga foreign business man na pumasok sa Pilipinas para mag-launch ng kanilang business delivery. Para yun, kikita sila. Kasi nakikita nila na malaki talaga ang kitaan sa business delivery service.
So 80% para sa mga rider natin and 20% para sa operator. Okay? So let's go. Let's move forward para sa ating usapang business delivery service ngayong gabi. Ayan. So dito, sample income computation of a traditional delivery service operator. I-ano natin, example natin, i-calculate natin. So gaya na sinasabi ko, you can take screenshots of your reference. So halimbawa, meron kang 100 riders. Si operator ng Grab, meron siya 100 riders. Example, so meron siyang 150 delivery fee per transaction. Diba, malaki? So 20 deliveries per day sa bawat rider niya. So meron siyang 20% income of traditional delivery sa operator. So, kikita dyan ng 60,000 pesos per day. Malaki-maliit! Sigaw nyo! Malaki-maliit! Comment nyo! Malaki! Yan, i-comment nyo dyan. Malaki, di ba? So, sa 100 riders na meron ang bawat operator, 80% mapupunta sa rider and 20% mapupunta sa operator. Malaki ang kikita. Malaki ang kitaan sa operator. Kaya maraming mga foreign companies ang patuloy pa rin na pumapasok sa Pilipinas. Kung titingnan nyo lang, hindi pa yan ang mga company na papasok sa Pilipinas. Marami pang iba because way back 5 years ago, nasa abroad ako, napakalakas na ng delivery business sa kanila. And yung mga company, hindi din yung pahuhuli. Bas papasok at papasok pa yun sila sa Pilipinas para mag-invest dito for this delivery business, di ba? So ayan, let's move forward. Ang laki ng kinikita ng operator. So in 1 month, so 60,000 per day times 30 days, so, kikita dyan ng 1.8 million profit per month. Malaki-maliit. Diba? Malaki na. So, as we move forward, here's what you need to set up your own traditional service company. Ikaw, gusto mo magkaroon ka ng sarili. Ayaw mo mag-franchise, diba? Ayaw mo mag-franchise. Gusto mo itayin mo yung sarili mong delivery service company. Magkano ang kailangan mong ihanda? Ihanda ang budget nyo. Tingnan ang laman ng banko nyo. Tingnan ang calculator nyo, at magkwentahan tayo ngayong gabi, okay? So, ayan, kailangan mo maghanda dito ng, konti lang naman, 50 million sa app software delivery. Bakit 50 million? Kasi sa isang app na gagamitin natin for the software development sa ating system na gagamitin for this business, gagawin natin siya, kailangan natin every open poll of that sa internet, kailangan po yun, meron yung security. Kasi bawat open area ng poll na yun, kailangan yun siyang meron security. Kaya aabot talaga ng 50 million. Bakit kailangan i-block yung mga open na line na yun sa system? Bakit kailangan i-block yung mga open na sa software natin? Kasi to make sure na secure talaga yung ginagamit natin ng app. To make sure talaga na tumatakbo ang mga app na ginagamit ng ating riders and operators natin, para maging smooth ang delivery operation ng bawat isa through to their gabi at pang-araw na pagbiyahe ng mga riders natin, di ba? So 50 million pa lamang. Ay, di ba? 50 million. So hindi pa lang 'yan na kailangan nating ihanda kung gagawa tayo ng sarili natin. Kailangan din naman natin ng maghanda pa ng another 15 million minimum annual software system and maintenance, di ba? So kailangan niyo maghanda another 15 million. Bakit? Kasi kailangan din naming mag-schedule ng system maintenance sa ating software, di ba? So minimum pa lang yan. Minimum. Hindi pa yan yung pinakamalaki talaga. Depende yon sa maintenance na gagawin sa ating software na ginagamit natin for our online delivery service, di ba? So are you still with me? Hindi pa yung sapat kasi kailangan pa rin ng office. Sa office, kailangan natin ng permitting. Kailangan natin ng mga tao. Kailangan natin ng mga... kailangan natin na magmamanage, magsusupport. Meron tayong technical support dyan, lalo na sa mga IT personals natin. Of course, kailangan natin ng mga branches pa for that. And kailangan natin meron tayong annual operating expense dyan. So yung rent, yung mga business permit natin, permit, malaki. Malaki talaga kapag ka sarili mo at ikaw ang gagawa ng iyong sariling business company. Okay, let's move forward! So, ito ay papakilala natin sa inyo, pinakabago, pinakauna online franchise operator operator delivery service sa Pilipinas. So, kung bakit? Bakit magandang balita? Magandang balita pa sa inyo lahat? O breaking news ito para sa ating lahat, di ba? Breaking news ito para sa ating lahat. Great news, bakit? Ang tok-tok naman pag-uusapan natin ngayon, o di ba? So, kanina 50 million, sinulat niyo ba? Kinalculate niyo ba? Hinanda niyo ba yan sa harap yung dahon ng saging? Punuin natin ang listahan yan at ating ikakalculate. So, dito ipapakilala natin. Ang top-top lang naman ay
Instead of spending millions, now you can have your own delivery service business for only 58,888. Oh, laki pala ng 58,000 pa lang kailangan ko pala makapag-tokto. Para makapag-franchise at makapagsimula ako na makapag-biyahe ako at magkaroon ako ng mga riders tulad ng Grab and Lalamove. Ang laki pa pala nito? Malaki, maliit. Para sa akin, maliit yan. Bakit? Kanina nga, 15 million pinag-uusapan natin, di ba? Out of that pa yung mga office rents and permittings, di ba? Okay, as we move forward, earn from home, have your own delivery service, and enjoy being an online operator while you are at the comfort of your home. Pwede pa yun? Bakit kahit sa bahay, ako pwede akong maging operator? Bakit sa bahay ako pwede akong kumikita? Ah, kahit natutulog ako, naglalaba ako, tumatakbo ang mga riders ko. May 100 riders ako. Pwede pala akong kumita. Yan, patuloy natin pag-uusapan ngayong gabi, okay? So, bago ang lahat, bago natin ipagpatuloy, of course, gusto ko ipapakilala sa inyo ang upal ng ating bayan. Ay, pasensya na po, hindi pala. Pasensya na, baka natutulog kayo dyan, ha? Huwag muna kayo matulog, okay? So ngayong gabi, we are really proud to present to you and to introduce with you guys, sana kumabisita natin dito, ladies and gentlemen, we have here right in front of you, the president and CEO of our company, we have here Mr. Jonathan So. And kanina lamang nag-meeting kami sa kanyang announcement online, live with sa grupo ng mga franchisees sa Facebook. Talaga kinilig kami, sobrang nadagdagan yung energy and power natin. So sabi nga ni Mr. President, ito yung may-ari ng company, nakikita nyo sa harap nyo. Kung gusto nyo i-validate, you can go online and validate. Kung kayo pa ay bago pa, tanya, ito lang may-ari ng TokTok, si Mr. Jonathan So. Gusto nyo mag-background check, walang problema. Kung gusto nyo manghingi sa amin ng mga documents na kailangan para masagot ang mga haka-haka sa inyong isipan. Pero ito ang paniniwalaan nyo, laging sinasabi ng ating President and the CEO of the company, just don't give up and I will fight with you until you succeed. So yun pa lang, yun ang lagi ang sinasabi sa amin. And yun din ang inyong maririnig kapag kayo ay naging parte na ng ating TokTok Delivery franchise. Alright, let's move forward. Merong isa pa dyan, o diba? Lahat dito sa ating company, Pogi, pati mga rider Pogi, diba? Vice President, the mind of the company. We have here as well presenting to you our VP, Mr. Carlito Macadangdang. Ayan, sabi naman niya, I will make it a part of my life's mission to make your lives better. Sabi kanina ni Mr. Jonathan So, di ba? Hindi siya titigil para maabot natin ang maging hawa ng ating buhay. Sabi naman ni Mr. Carlito, we have yung mission niya talaga na gagawing maging better ang buhay natin, di ba? So napakaganda. Alright, let's move forward. Sino nga ba at ano nga ba ang company ating pag-uusapan dito, di ba? Ano company nga ba ito? At kung ano ang magandang balita na hatid ko para sa inyong lahat, huwag niyo munang i-pressure yung sarili niyo sa 15,888 kasi may dala akong magandang balita para sa inyong lahat. There we go! And, di ba? Yes, I agree with that. Talaga dito, gusto niyo i-validate, gusto niyo i-check kung sino nga ba ang ating pinag-uusapan ngayong gabi. Ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang basta-basta ang company. Bakit? Ang pinag-uusapan natin ngayong gabi is a multi-awarded company. Bakit multi-awarded company? Yan na muna ang pinapakita ko pero marami pa pong award ang company natin. At ang mga award na ito ay hindi basta-basta, hindi ito natanggap ng 2018-2015. The company just received this award last 2020 in which that was in the middle crisis of the pandemic. So nangyari ito, the company JC shines as a MLM company of the year. And it was awarded with the Asia Leaders Award. Yan, nakikita niyo ating VP and President, di ba? Talagang napakaganda ng company natin. Nasa tamang company kayo. And of course, nandito din makikita din natin, di ba? JC founders, Jonathan So and Carlito Macadatang, hailed as most outstanding global entrepreneurs. So, nakikita nyo dyan, posted yan ng Inquire.net, October 22, 2020, di ba? Bakit sa ang daming company sa Pilipinas, bakit ang company natin ang na-awardan na global entrepreneurs? Bakit sa daming company sa Pilipinas, daming MLM company sa Pilipinas, bakit company natin ang napili na the best MLM company of the year? Di ba? So, eto pa rin, hindi pa rin tatapos kasi meron pa rin silang award, the Shawmai King Advance, sorry for that.
Showmaking hailed as Asia Leaders Award Franchise Company of the Year. So kahit pandemic, hindi pinabayaan ng may kapal at patuloy ginabay ng ating president and vice president ng ating company. Kahit sa gitna ng pandemic, lahat na nasa company ito ay kumikita. Kaya kahit masakit, kahit sobrang hirap, pero dahil sa tulong at gabay ng company ay medyo gumaan ang aming mga buhay. And true to that, tonight, you are in the right path and you are in the right company. Nandito kayo si JC. Nakikita nyo yung logo dyan. Nakikita nyo yung logo ni JC. J stands for Mr. Jonathan and C stands for Mr. Carlito Macarandang. Okay, let's move forward. Ano pa ba ang mga company na pag-uusapan natin ngayong gabi? Ayan, ano nga ba ang dala ko ngayong gabi? Ayan, huwag kayong mainip. Anong oras na ba? Ano nung oras na ba? Huwag kayong mainip, ha? So, ayan. So, ang company na pag-uusapan natin ngayong gabi, one of the company na kikita nyo dyan is JC Worldwide Franchise Incorporated. Ano ang mga company nito? So, under the JC Worldwide Franchise Incorporated, meron tayo dyan nakikita nyo ang Showmaking. Nakikita nyo sa mga malls yan, Luzon, Visayas, Mindanao. And kasama dyan ang Memaropa. Makikita nyo ang lahat ng food court franchise na Showmaking and along with the other food courts brands. Of course, aaminin lang yung nakikita natin nung wala kang pandemic. Pero nasaan na yung mga food court na yun during the pandemic? Of course, hindi yun talaga nakasara lang. Kasi ang ginawa ng company, we opted into online business. So kahit na pandemic, kaya sabi ko kayo nagbumaan ng buhay kasi nagtitinda kami through online. Yung mga tao bumibili online and dinideliver na din ng company sa mga customer, okay? So, ang gaan, ang talagang hassle-free and ang sarap ng buhay kasi shop online and receive it at the doorstep ng bahay. Next, what is JC? Ayan, meron tayo dito yung company natin, JC. Nakikita nyo dyan yung mga OmniFit, yung mga barley natin, yung mga products, ascorbic acid na Calvit C, na kung saan talaga ay talagang ang bilis ma-sold out dahil nga pangunahing pangangailangan ng mga tao. Yan ang mga source ng income na pinagkikitaan ng mga tao during the pandemic at bago pa dumating ang pandemic na yan. And of course, presenting na talaga dito, proud talaga kami at proud na on behalf of the company, on behalf of our president and vice president of the company, proud kami na ipapakilala sa inyo ang Cloud Panda. Our system here with the TokTok Delivery business app is powered. Lahat ng company na ito, it's not only TokTok, but lahat ng company, nakikita nyo, lahat ng logo right in front of you. You can take screenshots for your reference. Nakikita nyo dyan ang Ferrari Philippines, Globe, Cherry Mobile, Pure Gold, and yung ating Daily Mirror. Yan ang mga company din na pinag-aari ng ating Vice President. Of course, Cloud Panda, sila yung provider. Na systems provider, software, development, lahat ng kailangang IT, lahat ng system na system solution, system provider, app development, and kailangan nyo ng website developer, nandyan ang Cloud Panda. Of course, lahat ng ating system, online tindahan, online shop links, we are so proud na isa ang Cloud Panda para sa Pure Gold and para sa negosyo natin dito sa... Alright, so as we move forward, nakikita nyo dyan, Ferrari, di ba? Isa rin sila sa ating mga kliyente and that is powered by Cloud Panda. So hindi basta-basta ang ating Cloud Panda because that is one of the biggest company in the Philippines and that is situated, located, and in the BGC. Ayan, Bonifacio Global City, di ba? Taguig City. And of course, pakikilala natin kung sino pa yung partners ng ating Cloud Panda. What are those company? What are those? Yes, madami! Yes! Sabi ko, sobrang dami. Hinihingal ako dito kasi excited ako at masaya ako. On behalf of Cloud Panda Company, pinapakilala ko sa inyo na ang JC is also powered by Cloud Panda. JC Worldwide is also powered by Cloud Panda. So, hindi lang din yung company namin ang powered niyan. Kasi, nakikita nyo dyan, Ferrari, Rolls-Royce, JC University, Katunings, Showmaking, and Primark, lahat ang nakikita nyo dyan, Baby's Planet, that is powered by our IT company that is really huge and big, massive, matatagpuan natin sa BGC. Kung gusto nyo pumunta, kung tama ba ang sinasabi ko, you can take screenshot of the address and visit the company if you need their services as well. So here, hindi ako magtatapos dyan kasi proud pa rin ako on behalf of Cloud Panda to present to you guys, Mactan Cebu International Airport.
yan ay powered din and partners po yan ng Cloud Panda. O, di ba? Nakaka-proud talaga kasi ang company natin merong sariling IT company. San ka pa? O, di ba? So, pag-uusapan natin ngayon, ano nga ba yung tok-tok? Ano nga ba yung tok-tok na ito? Sino nga ba si Alvin Richards? Ang isa sa mga napaka-puging ambassador ng ating company. What is TokTok ba talaga? TokTok is the newest delivery partner designed to make booking deliveries easier without the hassle of going out. Negosyong napapanahon. O, di ba? Next tayo. So, ang ating brand ambassador, proud tayo. Ipapakilala namin sa inyo. We have here May Mendoza and Alden Richard. So, mas lalong pinalakas at mas lalong pinalagana pa para mas marami ang matulungan sa panahon ngayon. So, ayan, just give me one second. Kung maingay yung aking background, pasensya na kayo. Saglit lang, meron lang akong gagawin dito. Nasaan na ba yun? Pakisara nga po yung pinto at maingay. Pasensya na po. Okay, let's move forward. Ayan, start off by purchasing your TokTok online franchise delivery. Ayan, start off. Paano nga ba magsimula at paano natin ito gagawin? Di ba? Na-surprise pa kayo? Sabi niya, 50,888 yon. Good news kasi yan ay naka-promo. And yung promo talaga, pwede pa kayong humabol kasi that is March 8 ang promo natin na nasa 7,888. O, diba? So, ano pang hinihingi dyan? You have to take note that is on your special limited time promo package only. Limited. Pag sinasabing limited bukas, pwede na yan 50 million. Ay, di ba? Let's move forward. Ano nga ba ang kasama nito? 70,888, special limited time promo. Sabi ko sa iyo, mag-subscribe na kasi bukas pwede yan maging 50 million. Di ba? Pwede yan maging 288 bukas. So, ang kasama nito sa package na ito, we have TokTok Personal Delivery Referral Code and TokTok Operator Portal. And of course, full technical support in online franchise operator training. Again, you can take screenshots para meron kayong reference. Ayan. So let's move forward, mga bisita natin, ladies and gentlemen, ngayong gabi. How does TokTok work nga ba? Paano nga ba magsisimula? At paano nga ba gagamitin ang TokTok? Paano nga ba? How does TokTok works ba talaga? Ayan, so customer will send package, documents, and gift. And through using our TokTok delivery app. Ayan, so mga customer natin, just like what we are doing with Grab and other delivery business, our customers will book using our TokTok delivery app. And booking confirmed, they notify the riders. Ayan. Riders accept the booking, transaction ensure that they have enough load to accept the transactions. After that, shipment, through to the shipment and movement of the items, i-deliver ni rider papunta sa final destination ng ating customer. Riders arrive at the location. Lahat po yan ay matatanggap ng ating customer. Of course, mamomonitor po yan dahil meron tayong system, meron kayong TokTok portal, lahat ng activity na ginagawa ng ating rider is monitored and powered by our Cloud Panda. Okay? So ito, may dalawang paraan para kumita kasama si TokTok. Ano nga ba ito? Pwede ka maging TokTok online franchisee kung ayaw, kung wala ka pang talagang budget na malaki ngayon at hindi naman gano'ng kalaki talaga ang iyong lalabas dito. Kung ang budget mo ay for TokTok online franchisee, kikita ka pa rin dito. Kung ang budget mo naman ay TokTok franchise operator in which kailangan natin mag-provide ng mga bagay-bagay, mamaya, share ko sa inyo, okay? Let's move forward here. Paano ka kikita as a TokTok online franchisee? So when you franchise, when you subscribe and paying 17,888 tonight, so, hahabol kayo, di ba, sa promo natin ngayong gabi, you will have your own shop link. Magkakaroon kayo ng TokTok shop link. So, makikita nyo, meron kayo dyan shop link nyo. Yan, example, makikita nyo. And then, meron kayong online franchise ID. So, yan po yung matatanggap mo. And you can earn 3% income in all the bookings through your personal delivery link. So, yung link mo, i-post mo yan sa social medias. Lahat ng social medias mo. Kung nakapag-post ka ng selfie sa social media mo, dito kikita ka, i-post mo yan araw-araw, i-post mo yan, laging yan, ipopost mo sa wall mo, kung pwede yan ang gagawin mong bio doon sa iyong social media account, pwede mong gawin yan. Lahat na mag-click ng link mo, ay kikita ka ng 3% every successful delivery transaction. O, diba? Paano ka kikita? How to earn as a TokTok online franchisee nga ba dito? Paano nga ba tayo kikita? So, meron kang TokTok online franchisee na may personal delivery link. Nandiyan, makikita mo na bibigay ng company sa iyo ang inyong sariling delivery link, diba? So next step, send your link to
through your friends or using your social medias, di ba? So proud tayo, i-share natin yan sa social media, di ba? Dahil sa social media, sabi ko nga, nasa Facebook na ang pera ngayon, nasa Instagram na ang pera ngayon, why not do it as our sales platform para mas marami pang tayong matulungan and mas marami pa tayong mabibigyan ng ating services, okay? So, step three, they can start booking with the use of your TokTok ID number. Yung binigay yung samples, number one, you can take a look at the, again, you can take screenshots for your reference. For every successful booking, you will automatically receive 3% as your commission. At yan naman ay papasok sa iyong JC Wallet. Kasi magkakaroon ka rin ng JC Wallet. Kasama po yan sa package na iyong bibilhin for the 17,888. Diyan po sa city, makikita nyo dyan. Dyan papasok ang 3% na kinikita mo as a TokTok online franchisee. Ngayon, paano naman ang commissioning? Paano nga ba ang commission sa isang TokTok online franchisee? Halimbawa, meron kang kaibigan, 20. So, lahat yan ay merong booking per day. Lahat sila nag-order sa pagkain o nag-order sa tindahan. So, 20 pa lang yan kasi hindi mo pa gaanong na-boost pa talaga ang iyong marketing ng iyong shop link. So, lahat yan nag-book. So, lahat sila meron silang 20 bookings per day. So, estimated booking per user ay nasa 200. So, total booking made was 20 and meron niyang 4,000. Total booking fare from your 20 users. For that 4,000, you have to multiply it for the 3% commission as an operator. So, you will be having 120 your total income in a day. Isang araw pa lang yan. So, in 30 days, you are having 3,600. Malaki maliit! Sigaw nyo! Parang, mas gusto ko talaga to kasi everyday may kinikita ako, di ba? Hindi ko na kailangan lumabas ng bahay. Pwede mong i-encash yan every Wednesday. As long as you have 20 users and you are maximizing your users and connect kayo sa amin kasi meron kami ituturo sa inyo kung paano talaga padamihin pa yung users na yan. At paano mo maaabot na magkaroon ka ng 30 users or 20 users. Kailangan natin yung palawakin, kailangan natin silang paramihin. And of course, the company will not left you alone and behind with that. Just keep on joining the training, keep on learning with your coach, keep on talagang pagsikapan natin, trabahuin natin para magkaroon tayo na maraming users. Pag maraming users, simple lang. Maraming natulungan. Hindi lang maraming natulungan, mas marami pa ang kinikita mo, okay? So for that, let's move forward. How to earn as a TokTok operator naman. So dalawa dito, pwede kang maging online franchisee, kikita ka ng 3%, just keep sharing your link. Ngayon naman, pag-uusapan natin kung paano nga ba kumita as an operator dito sa TokTok, di ba? Paano nga ba kumita? So TokTok franchise operator ka, income will be generated through your TokTok riders. Ayan, di ba? Riders start accepting the booking and then for every successful delivery, you will automatically receive your 7% as your commission. So, your income will be automatically credited to your JC wallet again. So, always take note that you have separate portal, you have TokTok portal and you have JC portal. But don't worry, that portal is already included into your 17,888 promo package. Alright? As we move forward, makakukuha nyo yan every Wednesday ang iyong commission. Okay? Commission bilang TokTok franchise operator. Sample tayo, you can take screenshots again. How much potential income can we earn in a month? Magkano nga ba? Kung meron kang una pa lang, 20 riders na meron ka. So yung average per day, bawat rider mo ay 10. So meron kang number of delivery transaction in total. So matotal in one day, you have 200. So amount per transaction is 200 peso. So number of delivery transaction per day is 200. You just need to multiply that one to come up with 40,000 total amount of transaction per day. Malaki maliit sa 20 riders na tumatakbo na nasa bahay ka, naglalaba ka, nagpahinga ka, nagtake ka ng break sa pag-support mo sa mga riders mo. Yung mga riders mo tumatakbo sa kalsada, kailangan din natin silang kumustahin. Oh, mag-ingat kayo sa biyahe, kailangan magbaon kayo ng tubig nyo, kailangan protektado kayo, mag-talbit si kayo bago magsimula ng iyong araw, okay? Lagi natin aalaga ng ating mga riders dahil sila ang tumutulong sa atin and sila din ang tumutulong para sa ating mga kababayan, of course, sa ating mga kapwa Pilipino. For that, in total, you have 40,000 kung meron kang 20 riders at bawat isa niyan ay merong 10 delivery every day. So for that, you have 7% commission and yan ay papasok sa inyo. So you have
2,800 income per day. So, paano kung 30 days? So, 2,800 multiplied into 30 days, you have 84,000 in a month. Nasa bahay ka, it is really a good news talaga na kumikita na. Diba? Masaya! Masaya ka kayo dyan? So, actually, magaling din pang being a Tok Tok franchise operator, kung mas marami kang riders, mas masaya. Bakit? Kung mas marami kang riders, mas maraming mga riders at mga Pilipino na nawala ng trabaho, na naging riders mo, nakatulong ka sa kanila. Maraming riders, maraming mga Pilipino na pagbigyan natin ng servisyo, marami tayong naabot ng ating services, mas maraming riders, mas masaya kasi marami tayong natulungan, nagbigyan natin ng trabaho yung mga walang trabaho, na ibigay natin ang services na dapat nating abutin sa mga taong nangangailangan nito, and of course, kumita tayo. Hindi lang sa kumita tayo, pero mas marami tayong natulungan. The more riders you have, the more booking you have, ay malaki ang kumikita tayo dito, di ba? So masaya tayo para dyan. Ayan, sorry for that. Okay, let's move forward. Now, as a TokTok operator, you can now recruit up to 100 riders and load up to at least 5,000. So kapag ka ikaw ay nag-subscribe and franchisee ka na ng TokTok operator, sa isang account, you have the capacity, you can hire 100 riders. And good news to that, you can hire riders Luz Bimin. Luz Bininda. Bakit? Luzon, Visayas, Mindanao, pwede ka nang mag-hire ng iyong mga riders. Di ba? That is really a good news and breaking news para sa inyong lahat na sumali ngayong gabi. So pag operator ka na, pwede kang mag-hire ng 100 riders para magtrabaho sa inyo. How to manage your riders naman, pag-uusapan natin. So I hope na you are following with me, you are with me, and you have understand paano kumita as a franchisee and paano kumita as an operator. Dito naman, paano naman natin yung mamanage ang ating riders. We have our shop link para sa ating rider. Meron tayong link kung saan sila mag-a-apply. Okay, how does it work? Ito naman, step one, application process. Riders only application, so hindi na natin sila kailangan i-one-on-one. So safe pa rin tayo sa social distancing. And lahat ng application ng riders ay matatapos online. So riders only application, online orientation, and 48 riders account, 48 hours riders account activation. Okay? So as we move forward, ayan, makikita nyo, sample natin yan. Step 2 tayo, free boarding requirements. Of course, may mga requirements tayo para sa ating mga TokTok operator bago sila tumakbo sa daan. Kailangan nila ng TokTok uniform para jacket, para protected nilang skin nila. Vest, bakit kailangan nila ng vest, reflector, para mas lalong visible ang ating mga rider and safe sila for their travel sa lansangan, di ba? So, kailangan tuktok helmet, tuktok sticker, and tuktok bag para lagayan ng mga ipapadala ng ating mga customer. And step 3, kailangan natin ng load. Bakit kailangan natin mag-top up? Kasi pag walang top up si riders natin, hindi siya makapag-pick up ng booking. So, kailangan natin si operator ang mag-top up ng load sa ating rider. Okay? And then, ito ay ipapakita natin sa inyo. Anong gamit ng iyong TokTok Rider Wallet? Importanteng may sapat na load ang iyong TokTok Rider Wallet dahil ito ang gagamitin mo para makatanggap ka ng mga orders. Halimbawa, nagkaroon ka ng delivery na nagkakahalaga ng 100 pesos. Ang 100 pesos na ito ay cash mong matatanggap galing sa ating customer. Habang ang TokTok Rider Wallet mo naman ay automatically mababawasan ng 20 pesos bilang 20% ng 100 pesos na kinita mo. Ito ay magsisilbing commission ng TokTok para sa delivery na ito. Maaari mong ma-check kung paano nababawasan ang iyong load. I-click ang wallet menu at makikita mo ang load na meron ka. Total ng load na mababawas sa iyo pagkatapos mo sa iyong delivery at ang total available load after mabawasan ng 20% sa bawat delivery mo. Meron din itong history para sa lahat ng naging transactions mo. Tandaan, hindi ka makakatanggap ng orders kapag hindi sapat ang iyong available load. Huwag kakalimutan, ang poging TokTok rider ay magalang kausap, malinis humarap. Kaya naman pogi, ready ka nang magsimulang kumita dito sa TokTok. Alright, so di ba napakaganda? Hindi lang natin... Oh, sorry for that. Hindi lang natin basta-basta pinakawalan ng ating mga riders sa lansangan. We have trained them. We had asked them to join the seminar. So, tinuruan natin sila. Dahil ikaw ay ready na, smart, kailangan, maayos tayong makipag-usap talaga sa mga customer natin. Kasi yun talaga ang pinakamahalaga is to be
smart, and talagang maayos tayo makipag-usap sa ating customer. Kasi, nandito tayo para magbigay ng service. Kahit masungit pa yung customer natin, we have to always consider na lagi natin ilalagay sa puso at isipan natin, kaya tayo nandito para magbigay ng servisyo. Kahit masungit pa yung customer natin, anong problema ang meron, kailangan pa rin natin manatiling stay calm and pugi pa rin tayo, di ba? Pag yan ang customer natin, dalaga, kindatan mo lang para mapatawa naman. O, di ba? Joke lang. Makatulog na kayo dyan. Okay, let's proceed with this. A Tok-Tok rider earns outright 80% from each delivery fee. O, di ba? Kaya nang pinakita natin kanina. So, kumikita ang rider natin. A Tok-Tok rider can earn up to 1,500 per day or more depending on his daily numbers of delivery. So, ang kinikita ng ating riders, nagdidepende yun sa kanyang hard work, sipag, tsaga, at tsaka kanyang willingness talaga na maraming mabigyan na kanyang servisyo. So, swerte tayo dahil kadalasan talaga sa mga Pilipino hardworking. Kaya pagpili natin sa ating mga riders, kailangan natin i-guide natin sila at huwag natin silang pabayaan. Okay, let's move forward for that. As a rider earn 80% outright from each delivery fee, sample computation natin yan. Sampung average delivery ng riders is 150 yung value ng bawat delivery. So yan ay merong 80% yung rider income. So in 30 days, meron siyang 36,000. So dito, kung yung kanyang delivery na 10 araw-araw sa 150, pero gustong-gusto pa niyang mag-deliver kasi kahit naka 2,000 na yan, kahit naka 3,000 na yan, kasi alam niya na kaya pa niyang bumiyahe at marami pa siyang nakukuhang booking, tuloy-tuloy pa rin ang pagbiyahe ng riders na yan, okay? So ayan, so ang riders natin dito ay kumikita talaga ng 36,000 per month. So malaki ito para sa mga riders natin. For that, hindi lang dyan, magtatapos kung isa ka ng Tok-Tok operator franchise. Bakit? Dito malalaman natin na kung paano nga ba yung, paano ka pakikita. Kasi marami pang paraan dito para kumita sa Tok-Tok. Kapag ikaw ay franchisee and meron kang kaibigan, meron kang kapamilya, kapitbahay mo, yung mga, kahit hindi mo kakilala sa Facebook, nagtanong sa'yo, how to start as a Tok-Tok operator? Paano ba maging Tok-Tok operator? So, i-refer mo yan sa company. And the company will give you a referral bonus, a referral income, that is also a limited promo na 5,000. So, yung kaibigan mo, si Jean, ayan, nagtanong sa'yo na, si Miss Jean nandiyan, at nagtanong sa'yo na gusto ko mag-franchise, subscribe ako ngayon. So, nag-subscribe sa sa'yo through, dahil sa'yo, nakarating siya sa Tok-Tok Company Franchise and Siong May King, ang company ay bibigay sa'yo ng thankful message. Ay, thankful message lang ba? Pero mas mahigit pa dyan, bakit? Ang company ay bibigay sa'yo ng 5,000 na papasalamat niya sa'yo as your referral bonus or referral income para sa'yo. Again, kung nagbigay ka pa ng isa pa at nakapaghanap ka pa at marami pang nainganyo dahil sa negosyo yung ginagawa mo, dahil kumikita ka, as a referral bonus mo, bibigyan ka ng company ng 5,000. And good news and breaking news for that again, kasi yung 5,000 ay hindi hanggang 3 lang. That is unlimited. Lahat ay pwede kang mag-refer, lahat ay pwede kang mag-share pa rin ng marami tayong matulungan. So then, pag meron kang 10 na na-refer at nag-franchise ng ating Tok-Tok, kumita ka rin doon ng 50,000 bawat ma-refer mo sa company. Okay? Magandang balita, di ba? Take note na ang promo on ni Tok-Tok regular package natin is worth 58,888. Dati, nung wala pang pandemic, ang talagang binibigay lang ng company namin kapag kami ay nakapag-refer sa Tok-Tok, that is only 1,000 pesos. Dahil ang company natin, sabi ko nga kanina is, nandito tayo sa tamang company. Hindi tayo pinapabayaan as lalo tayong ginagabayan. And of course, dahil sa pandemic, mas tinaasan ng company ang binibigay niyang referral bonus. Bakit? Para mas makatulong kasi sa pandemic na ito, nakikita ng company ang pangailangan ng bawat isa para sa ating pamilya. So for that, the company along with the president and our VP decided to increase it into 5,000. But that is only promotional. So grab natin ang opportunity na i-maximize natin para mas marami pa rin tayong matulungan. Okay? So for that, pag-uusapan naman natin pagdating sa marketing and paano nga ba ang suporta ng company para mas marami tayong matulungan and marami tayong maabot. Diba? So for that, the company ay talaga nag-iingay sa lansangan ng C5, nag-iingay sa lansangan ng ELSA. Makikita nyo sa ELSA Guadalupe and Marcos Highway ang mga naglalakihang milyones ang gasto dyan para sa ating marketing ads, para sa ating mga
malalaki yung billboard sa lansangan, di ba? That cost million para maglagay ka ng mga billboards dyan. And the company is doing that para sa ating lahat. Para sa mga franchise operator, para mas marami tayong matulungan at maraming maabot ang ating mga kababayan. May tok-tok na pala, ipatok-tok ko na, di ba? So ayan, as we move forward tonight, ayan, pag-uusapan natin dito ang ating, ayan, so papakita pa natin more of this, ang ating mga billboards. Makikita natin ang ating napakagwapong poging rider. Yan, model na model, di ba? Of course, marami dyan. Marami na rin tayong mga riders na tumatakbo sa lansagan. Mas mugig pa ba sa ating ambassador? Okay? So yan, find the right franchise for you. For inquiries, send us message. And tutulungan namin kayo and i-guide namin kayo. Okay? So sabi nga dito ng ating Mindanao Dairy Mayor, isa rin pag-aari ng ating company, cheapest delivery service na operates in NK areas in Luzon. But ngayon ay mag-ooperate na tayo Luzon, Visayas, and Mindanao. So napakagandang balita para sa ating lahat. So this one, this is the projection of our talk to company. So March, Cebu and Davao, April 2021, the whole Visayas, and of course, Mindanao in May 2021. Pero marami ng mga operators ngayon, Luzon, Visayas, Mindanao, naging advanced na sila. So kailangan habol tayo. And marami na rin tayong mga riders na kumikita. Marami na rin tayong mga riders na tumatakbo na Luzon, Visayas, and Mindanao. So, marami na rin tayong naabot. And for that 2022 Southeast Asia, aabot na rin ang TokTok for the 2022. Ayan, one second for that. Saglit lang po. Meron lang akong gagawin. Okay. One second for that. Sorry for that. So, there is another good news para sa inyong lahat. Hindi lang magtatapos tayo sa Luzon, Visayas, and Mindanao, Southeast Asia for the 2022. And of course, lalagpasan natin yan. Abutin natin yung Europa, abutin natin ang Amerika, abutin natin kung saan pa manglupalop ng mundo. Kailangan sasabay tayo, simula pa lang, kailangan habol tayo, okay? So for that, pag-uusapan natin ang kagandahan ng kumpanya ito. So hindi lang tayo for nationwide, hindi lang tayo for Southeast Asia, but tuloy-tuloy pa rin natin itong gagawin. Hindi lang sa Pilipinas. Abutin natin ang ating serbisyo na sa bansang Europa. So, kaya natin yan. Kaya, pag pioneer tayo, tayo ang nanguna, maswerte tayo. Kasi, tayo ang nangunguna para sa pagtulong at pagbigay. Diba? Masaya. Alright, let's move forward to this. Ito nga ang company natin is JC Premier. Papakita natin kung ano pa ang pwede nating pagkikitaan dito. Kasama sa package na yung babayaran for the worth 17,888, kasama sa package mo, kababayan, kapamilya, kasama sa package mo, good news too para sa'yo. Bakit? Huwag mo nang i-delay pa, huwag mo nang paghintayin pa, kasi dito, hindi ito girlfriend na maghintay ka ng dalawang taon, kasi oras-oras nagtataas ang franchise fee natin. Bakit? Hindi ito forever na naka-promo tayo, di ba? So, huwag ka nang mag-ano dyan. Pag nililigawan kita, sagutin mo na agad ako. Umuo ka na. Subscribe na, di ba? Ano pa hinihintay mo para kumita ka kahit na nasa bahay ka lang, di ba? Alright, let's move forward. Ayan, si Dito, pakikilala natin iba nating ambassador. Kasama natin si Maine Mendoza and Mendoza and other Richards. Of course, nakikita natin ang ating katunying, si Katunying, di ba? And I.I. De Los Alas and ang atin namang si Mr. Tolpo, di ba? So, for that, the next presentation natin, may idadagdag na kami dyan kasi nandun na si ating Katniel, di ba? Kasama na rin sila sa ating Tok Tok Ambassador. So, kami na, Ambassador. No, it's not right kasi dito, hindi kami nagtanggal ng Ambassadors. Lagi kaming nagdadagdag ng Ambassadors. Bakit? Para mas marami pa ang matutulungan at mas mapalawak pa yung ating negosyo. So, hindi kami nagbabawas ng ambassador. Nagdagdag po kami. Laging nagdadagdag dito. Hindi laging nagbabawas. Okay? Let's move forward. Ayan. So dito, pag-uusapan naman natin ang masarap na Siomai King. Nakikita natin yan sa lahat ng malls. Yung mga Siomai King, kikita din tayo dito para sa ating online shop link. Magkakaroon ka rito kapag ka-franchisee ka din. Makikita mo lahat ng variants na yan ng food cart natin na products ay pwede mo yung ibenta. Pwede yung mapasayo lahat. Unlike before, para franchise ka ng Siomai King, you can only sell Siomai King products. Pero ngayon, lahat yan ay maaari mong ibenta na ibibigay din ng company sa iyo at kikita ka ng 30% profit. Woo!
Express na mga products natin ay pwede nating ibenta. Dahil nga, before hindi tayo pwedeng pumunta sa Taiwan, the company decided to bring the mga pagkain na nasa Taiwan ay dinala nila sa Pilipinas para sa ating lahat. Di ba? Pandemic, ibawal mag-travel, sabi ni Boss Joa. I love my countrymen talaga. Mahal na mahal ko talaga ang mga Pilipino. Kaya gusto ko kasi hindi sila nakabiyahe. Dalhin ko sa Pilipinas ang mga pagkain na nasa Taiwan. Diba? At sa ibang bansa. Napakaganda, napakasarap talaga. Alright, yan. Pwede ka rin kumita dyan. 30% pa rin. Ang kikitain mo dyan. Malaki pa rin yan. Natin, pwede din kumita. Sabi mo, wala kang ano ngayon, kumikita ka na sa TokTok, parang gusto mo pang i-maximize pa. Lahat ng nasa franchise package mo, trabahuin mo, ibenta mo lahat yan, lahat ng shopnik mo, i-boost mo yan, lahat ng shopnik mo, i-deploy mo yan. At saka, meron kaming sekreto kung paano talaga gawin niyang pagtakbo ng mga shopnik mo na ina-ads mo yan sa Facebook, social media. And lahat ng mga tao na nakikita nyo ay mag-a-add to cart talaga, okay? So, ayan, ay magkikita ka rin dyan sa bawat benta from your shoplinks. 15% profit. Paano yun pag nag-order sa shoplink ko? Paano ko i-deliver? Eh, nandito ako sa abroad. Nandito ako sa Mindanao. Huwag kang mag-alala. Kasi the company will take care of it for you. All you have to do is wait for a commission that will papasok doon sa iyong portal sa JC Wallet mo. Diba? Napakaganda. Alright, let's move forward para hindi nyo na ako ano dyan. Baka kukutungan nyo na ako. Inaantok na kayo, diba? So, ayan. Ang ating ambassador dito, we have Kuya Boy Abonda, diba? So, dito natin matitikman ang mga masasarap na pagkain talaga. Ito din, the same. The company will do the delivery and the customer will just order sa shoplink mo. And then, kikita ka dito ng 20% profit. Kasama pa rin yan sa 17,888 na. Kita natin, napakaganda nito. Alam mo kung bakit. Pag suot-suot mo to talaga, safe ka. Pag suot-suot mo talaga ito, protected ka, di ba? Pag suot na suot mo ito, talagang napakaganda ng iyong malalanghap at malinis na hangin. Walang bakterya, walang virus. Bakit? Sinasala niya ito at protektado ka kapag ka gamit mo ang ating Ninja Iron natin na talagang naglilinis ng hangin at nag-aalis ng mga bacteria at saka viruses, diba? So dito, pag nakabenta ka ng isa nito, meron ka rin 20% profit nito. Kung ang isa niyan ang 1,500 at ang retail price niyan ay 2,000, bawat isa niyan ay meron kang 500 pesos. Masaya? Of course, masaya yan para sa inyo. Kung nakabenta ka ng 10 noon, kumikita ka. Of course, pinag-uusapan na lahat ang ating copper mask. Copper mask natin, sabi nila, ayaw kong bumili yan kasi may butas. Kasi in-explain na namin sa kanila, pinaliwanag na namin sa kanila lahat yan, side by side, back to back, from the bottom to the pinaliwanag na namin. Pero, meron pa rin silang kino-comment, bakit daw may butas ang ating copper mask. For that, the company didn't stop. The company continues innovating the products that we have. Tinutuloy-tuloy ng company ang pag-develop, mas pinaganda at mas pinaangat pa. So for that, ang copper mask natin ngayon ay meron ng filter. Mag-replay kayo, punta kayo sa YouTube, hanapin nyo doon, wawawin, tutuktuin, na si Willie nagsuot na ang ating copper mask, makikita nyo doon, meron ng filtered yung butas na nasa ilalim, di ba? So diyan, kikita ko. Sa Pilipinas, pati mga foreigners abroad, ginagamit yan. At talagang gusto nilang gamitin. Hindi lang mga celebrities niyan, kaya din natin yan gamitin, di ba? Of course, para protektado ang bawat isa, why not we have to let them use this one as well? Hindi na natin kailangan i-push harder sa kanila kasi nakikita nila bakit ito sinusuot ng mga celebrity. Bakit ito sinusuot ng mga ganitong tao? Kasi alam nila, it has the power to protect us. Kaya kang protektahan ng jowa mo, si Copper Mask pa kaya. Di ba? So let's move forward. Dito kikita ka rin ng 20% profit mo. And of course, hindi pa rin mawawala ang pinakauna-unang produkto talaga na meron tayo sa ating company. Pinopromote namin sa inyo ang ating health, wellness, and beauty products and personal care as well. Pwede pa pala palaguin ang buhok natin dyan. Kung hindi pa nabubuntis ang asawa mo, of course, meron tayo solution dyan. Pwede natin gamitin ang K-Files sa mga nagko-coffee. Of course, meron din tayong barley dyan. Lahat ng product natin ay magbibigay ng wellness and panatilihin tayong malakas, malusog, masigla, at maganda. Diba? Talagang may beauty tayo dyan. Meron tayong pampaganda dyan para sagutin na tayo sa mga nililigawan natin. Diba? Joke lang ha, gising! So dito! Ayaw ko pa ba? O
umuo ka na, ayan, buy one, take one, yan, lifetime, yung mga product na nga sa ating health and wellness, beauty, and iba pa nating products. So, buy one, take one, yun. Kikita ka doon, 30% to 70%, depending yun, kasi bawat products ay iba-iba ang price, okay? Let's move forward. Dito naman, ito yung sample ng ating ShopLink. Kung nag-franchise ka na, kasama yan. Sa ShopLink na ito, yung sinasabi ko kanina, makikita mo dyan ang pangalan mo. Dito, makikita mo sa taas. Ang pangalan mo na dyan, Mr. Ian Aguila from Australia. Ayan, ito yung magiging shop link mo. Maraming salamat sa pagpa-unlock mo ngayong gabi. So, ayan, dyan mo makikita ang iyong pangalan. So, pag nag-shopping ang mga kaibigan mo, ah, legit to, bakit? Ito yung shop link na kaibigan ko. Diba? So, talaga makikita nila na ito ang shop link ng aking kaibigan. Dito ako bibili. Alright, as we move forward, what if meron ka 10 kaibigan and bumili sa'yo ng Show My King. So, kikita ka din doon ng 30%. So, 300 meron ka ng kinita. Sa isang kaibigan mo pa lang yan. Eh, paano? Dahil nag-boosting ka ng ads mo. Mas marami kang narating ng sales mo. Meron kang 10 na bumili sa'yo. So, meron kang 3,000. Out of that, meron kang kikitain na in 4 weeks, kikita ka dyan, mas malaki. So, meron kang 12,000 kasi 30% ang kinikita mo. Out of the total na nabenta mo. Diba? Alright, so ito na nga ang company natin. Ang promo ay March 8. Did you check the calendar ngayon? Lunes ngayon? Ito ang petsa kung bakit kailangan nating habulin si ano si Alden. Si Alden ba? Hindi! Yung ating TokTok online franchise package ang ating hakabulin. Bakit? Kasi bukas sabi ko nga, pwede yung magiging 50,000. Bukas makalawa, pwede yung magiging 20,000. So why not save your 1,000 for now? So, diba? So, habol na. Sulit ba ang 17,888 mo? Sulit na sulit. Kasi lahat na nakikita mo logo dyan sa harap mo, pwede mong pagkikitaan dyan. Ang sekreto dyan, huwag kang mapagod, huwag kang mawala ng pag-asa, huwag kang makinig sa mga side comments na nasa labas, huwag kang makinig sa mga negative comments, mga kaibigan mo ng pamilya mo. Alam mo kung bakit? Hindi naman sila magbibigay kahit piso para bayaran mo yung bills mo. Hindi yan magbibigay ng piso para sa pamilya mo. Ikaw, ang kailangan mag-drive nitong business na ito para mabigyan natin ng magandang buhay ang pamilya natin. Of course, bago ako magtatapos, sana ay gising pa kayo lahat dyan. Alright, ito aking mensahe ni Iwanan para sa inyong lahat. If somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure that you can do it, say yes. Then learn how to do it later. Thank you for joining tonight and maraming salamat and I will stop sharing my screen. Have a great night. I like it, I love it, I want some more of it. Ay, grabe. Eh, yun, palakpakan naman po lang sa Coach May Piting. Thank you so much, Coach May. Siyempre, grabe no, yung napaka-powerful ng presentation ni Coach May. Grabe, tsaka napaka-tindi na, napaka-liwanag yung pagsasalita niya. And naka-super enjoy yung business presentation natin today. Siyempre, mas naintindihan namin ang inyong paliwanag sa ating negosyo. Maraming salamat, Coach May Petin. Alright guys, hindi pa tayo tapos. Bakit mga ka-JC? Siyempre may tatawagin pa po ako ang isa sa mga bago. Bago pa lang po ito na tatawagin ko. Pero napakalupit kung kumita sa TokTok, no? Dating TikTok girl. Alam ko dating TikTok girl siya. Now, naging TokTok operator na. Ayan. Ayun na yung pinagkakabalahan niya. TokTok, yan, Show My King, yan, JC Premier, yan, Copper Mask, yan. Yan na pinagkakabalahan niya, hindi na TokTok. Sinacrifice niya yung TikTok pala, no? Mas maganda ang TokTok. Kaya, let's all welcome our coach, our 23, Coach Kenny Lu Ambas! I like it, I love it, I want some more of it. Coach Ken, are you there? Hello po! Happy Monday sa lahat. Ayan. Kinabahan naman ako lalo. Ang galing naman ni Coach May. Diba? Talagang powerful. Okay po. So, good evening po sa lahat. Hello everyone. Yan po. So, happy Monday po sa lahat. And happy International Women's Day po. Yes po, dahil ngayon ay Happy International Women's Day. Mabuhay po tayong lahat ng mga kababaihan. Itaas pong bandera ng kababaihan. I like it. I love it. I want Ayan, some more of it. So share screen na po ako. Joke lang po.
Wait lang. Alright. Maghintay lang po tayo, Kutsini. Walang problema po. At syempre, shoutout muna tayo kay la Ma'am Digna Paglinawan. Yan. Good day po, everyone. Syempre, may invite po siya si Sir Kenneth Paglinawan from Surigao City. Palakpakan po natin. Hello din po kay Ma'am Kimberly Kasipit. Yan. Coach, pa-shoutout daw po sa invite niya si Sir Ruel Buka from Davao. Hello po sa mga taga Visayas and Mindanao po dyan. Okay lang yan. Online is the new normal. Kaya nagkakaroon po tayo ng technical problem. Yes. Mala sa akin, Coach, kinakabahan. Alright guys, kay from Jay Punong Bayan, yan. Papati daw po kay sa invite niya si Joy De La Peña from Davao. Alright, guys, let's all welcome again Coach Kenny Liu, 23 Ambas. Hello like po. It, I love it, I want some more of it. Ayan, so good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Yes po, saan parte mo po kayo ng mundo? Dahil alam ko po na kahit saan man po kayong part na ng mundo, alam ko po, meron tayong ka-JC, ka-Dream Team po. Ayan, so by the way po, ako nga po pala si Kenny Lu Ambas, Shomai and Tok Tok Online Franchisee sa gabi hanggang madaling araw, at Digital Marketing Communication sa umaga. Yes po, dahil po, ito pong JC Premier po ay aking part-time job. Yes, 'di ba? So wala po tayong dahilan para hindi kumita, 'di ba? Kung gusto talaga may paraan, at kung ayaw, marami po talagang dahilan. Totoo po talaga 'yon. Okay? So bigyan ko lang po kayo ng konting background po sa akin. Yan, ako po ay pinanganak sa Gumaca, Quezon. Nag-aral ng elementary to high school sa Lucena City. Yan. So sa mga taga Quezon po dito, 'di ba? Walang tamad sa Quezon. O, di ba? Yun po yung mga pananaw namin, mga taga-Quezon. Yan. Pag pumunta po kasi kayo sa Quezon, yun po yung makikita nyo, bubungad po doon. Masisipag po ang mga taga-Quezon. Ayan. So, anyway, yan po. Ako po ay graduate ng college sa St. Paul University, Manila. And kung makikita nyo po dyan, kasama ko po yung Mama Eva ko, yung tita ko po at ang lola ko. Yes po. Sila po yung nagsilbing nanay at tatay ko dahil po yung father ko po, ang real father ko is, hindi ko pa po nakikita ever since the world began. Sabi nila, Korean, half Japanese daw. So, ano ako? Half German, half shepherd. Charot lang. Okay. So, yung father ko din po, ay may ibang family na rin po sa Japan. Ayan. So, ano pa ba? Yun lang. Tapos ako, joke lang. So, after ko po graduate as mass communication, yan po, nakakuha po ako ng trabaho sa isang real estate company. Yes po, as marketing services assistant, event coordinator. Bale, kami po yung nag-a-assist sa mga sales agent para mas mapabongga pa po yung mga event nila, para mas dumami pa po ang mga invites nila ng client. Lahat po ng pwedeng i-assist sa mga sales agent yan. Sa mga exhibit booth sa malls, sa mga showrooms, ayan. So, yan po ako bago mag-pandemic. Ayan, so ito na nga po, nag-pandemic na, di ba? So wala akong ginawa, kasi ano po eh, ako lang po mag-isa doon sa tinutuluyan ko sa Mandaluyong. Sa labas po ah, hindi sa loob. So, yon, so wala po akong ginawa, kundi yan, mag-TikTok, manood ng Korean novela, yan. At saka, awayin po yung aking jowang nasa Hong Kong, sa malayo. Ayan, di ba? So, siguro, si Boy P, na Torete, sabi niya sa akin, pati ka kaya magbenta-benta, hindi yung ganyan ka, diba? Sabi ko, kesa naman sa naiinip ka dyan, ako yung pinag-iinitan mo, charot, ah, diba? So, kidding aside, so, ako po kasi, bilang 10 years na po akong empleyado sa company po namin, hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na magbebenta-benta, hindi ko talaga linya po talaga yan, promise. 'Di ba? Hindi po dahil sa ano ah, hindi po dahil sa nakakangat-angat ako sa buhay, walang ganun, Marsh. Opo. Dahil ako ay simpleng empleyado lamang na walang ibang alam kundi pagkakitaan ng every time na quincenas, katapusan,
At saka po, minsan London pa, sabi nga ni Coach Norma, di ba? Doon dito, London. Ayan, para makasurvive lang po sa buhay. At saka sa mga kapangangailangan sa pang-araw-araw. Ayan. So, paano ko nga ba nalaman si JC Premier? Yan. Habang nag-work from home po ako noon, yan po, nakita ko po ang Kaperma sa aking newsfeed. Sabi ko, ano ba naman tong Kapermas na to? Ang dami-dami nagpo-post sa newsfeed ko, di ba, sa Facebook, kanya sa social media. So, sabi ko, maghanap kayo ako ng supplier sa Facebook para maging reseller po ako. In short, nakakuha ako ng supplier, ayan, para maging reseller. So, as usual, nakakuha ko or na-meet ko ang isang franchisee na lagi akong ini-invite, mag-franchisee na ako, ganyan. So, lahat po ng dahilan, binigay ko na, diba? So, sabi ko, hindi ko talaga linya ang pagbebenta. So, parang ginagawa ko lang to kasi pandemic. And then, after noon, sabi ko, wala po talaga akong budget. So, lahat po talaga ng dahilan, dinahilan ko na. Ayan. So, may time na umu-order na po ulit ako ng copper mask kasi syempre, di ba, ang dami ngang, malakas nga copper mask eh. Hindi na po ako nire-reply na, ati girl, sinzone na. Ayan, puro thumbs up na lang. Sabi ko, naku, hindi po pwede to. Sabi ko, kasi ang lakas po talaga ng copper mask eh. In short, kumana po ulit ako ng ibang supplier ng copper mask. At ito na nga po, nakakita po ako ng supplier ng pink copper mask. So, sa haba-haba ng diskusyonan at tawaran, opo, dahil po, siguro dahil sa work ko nga, dahil nga, di ba, events-events, punta-punta Divisoria, so, baratera po talaga ako. So, in short, dinideliver na ng new supplier ko yung pink copper mask. At alam nyo po ba kung sino ang nagdeliver? Isa lang naman pong napakaganda at napakaseksing babae at nakakamaro pa na nagdeliver. At habang ako nung time na yun, hindi pa po ako naligo. Alam niyo na, work from home. So, ayun. So, nung time na yon sabi niya sa akin, habang binibigay niya yung copper mask and everything, sabi niya sa akin, sis, ba't hindi ka mag-franchise dito? Malaki ang kitaan dito. Sabi ko naman, oo nga po eh. Sige po, titingnan ko po. Attend ka ng Zoom meeting. To make the story short, Zoom meeting ako ng asawa niya. Dinis ka sa akin yung negosyo, kwento-kwento, and sabi ng asawa niya, may iba ka pa bang question? Sabi ko, makinig po ah, yung mga na-invite po ngayong gabi. Ito po yung sagot ko sa kanya after ng explanation sa akin na negosyo. Totoo naman po itong negosyong to. Ano po? Ilan na po ang downline nyo? Ah, diba? So, tinawanan lang niya ako. Hindi niya ako sinagot. Sabi niya sa akin, oh sige, kapag after nitong Zoom meeting natin, attend ka ng Zoom meeting, may Zoom meeting, para makita mo na rin yung mga magiging kagrupo mo if ever na magjo-join ka. So ito na nga, umattend na nga po ako ng Zoom meeting. At noong umattend ako ng Zoom meeting, ayan, doon ko na-absorb na yung palang pinagdududahan ko, siya lang naman po yung grand mentor. Siya lang naman po yung tinatakong big four. Opo, siya po yung isa sa mga big four na kauna-unahang pioneer dito sa JC Premier. O, diba? Ang kapal mukha akong magduda. Pero syempre, diba? Sa isang pong simpleng empleyado na katulad ko, sa halagang 15888, hindi po biro ang 15888, diba? Maglalabas ka, tapos nakilala mo lang sa Facebook. Diba parang, kahit sino naman po, 'di ba? So parang tapos sinabi pa niya sa akin, refer, 'di ba? Sabi ko, naku, networking eh ayoko talaga po yung mga nagaganyan ganyan, yung nakikita ko dati sa Facebook. Sabi ko, ano ba yung mga ganun-ganun nilang? Corny naman, may pa ganun-ganun ba? 'Di ba pwedeng ganun na lang, Japan? O, 'di ba? So after po noon, ayan. To make the story short, nag-join ako kasi napahiya ako eh na grand mentor pala siya and everything. Hindi, talaga gusto ko po maging JC. Gusto ko magnegosyo. Yan po. So, ayan po ang aking beautiful and kind upline. I ni asawa po ni GM Tots. So, dahil po sa pagdududa ko, ngayon po, ayan po, ngayon, kumikita na po ako ng 39,248.49 sa isang linggo lang po. Ayan, weekly income ko po. Ano po ah, part-time job ko po ito, yan. So, overall po, sa 3 months ko po, kumita na po ako 99,910. At sa aking TV wallet po, 8,700 po.
Yan. So thank you po sa aking mga, at ito na po ang aking mga bonggisyos, ang mga masisipag, magaganda at gwapong mga kasama sa team niya po. Kami po ang 25 na dagdag sa Dream Team. Yan. And then, wala pa po dun sa mga kinita kong pinakita sa inyo kanina. Wala pa po dun yung mga kita ko ng copper mask. Ayan. So, continuous pa rin po ako na nagbebenta-benta ng copper mask po at mga iba pang products ng JC Premier. Ayan. So, not to brag, but to inspire po. Ayan. Ito po, isa po ito sa katas at simpleng pangarap ko po na mabigay sa Mama Eva ko. Split-type aircon po. Ayan. So, siguro po, sa iba po dito, maliit na bagay po, pero sa isang katulad ko po na simpleng empleyado lang, sobrang laking bagay po ito sa akin kasi matagal ko na pong sinasabi to sa mama ko na ibibili ko siya ng split-type aircon, pero hindi po talaga kaya eh, di ba? Aminin po natin, sa isang simpleng empleyado lang po talaga, hindi po talaga kakayanin dahil yung mga sweldo po natin ay saktong-sakto lang po talaga sa pangangailangan natin sa katawan, mga kaartehan sa katawan, hindi, at saka mga pangbayad ng mga bills, ayan. So, buti ba kung ako ay yearly na ko-promote, di ba? Eh, hindi naman po ako ganun ka-smarty, talented lang. Charot! Ayan. So, kaya po sa mga hindi pa po nag-join dyan, ayan, na naimbita po dito, masasabi ko lang po, kailan nyo pa po papasayahin yung mga mahal nyo sa buhay? Kailan nyo pa po makikita yung mga tamis sa ngiti ng mga mahal nyo kapag nabigay nyo na po yung makakapagpasaya sa kanila? Paghuli na po yung lahat. Yan. Huwag po sana natin intayin yon. Magsimula na po tayo ngayon habang mainit pa po ang tok-tok, habang promo pa po. Yon. So, ako po dati yan. Isa din po akong aura-aura. Yan. Labas-labas with friends kahit madaming bayaran. Diba? Puro TikTok. Pero ngayon, oh, 'di ba? Puro tok-tok na. Yan. Maaura pa rin naman po ako. Yan, umaaura pa rin naman ako pero sa JC office na hawak na po yung cheque, hawak na po yung cash kasi po may bago po tayong pay-in. Yan. Yan, mga pinagkakaabalahan ko po ngayon, Zoom meeting, yan po si Mentor Asel at saka po yan sila Upline IME, sila yan, sila Coach Art. Alam nyo po, yan, sila GM to, syempre po. At aking mga first, second, third batch po sa Dream Team. Hello po! Ayan. So, lahat po dito ng mga ka-Dream Team, lahat po sila ay napakamabait at lahat po sila ay napakamatutulungin. Kaya po sa mga bagong dito, huwag po kayong mag-alala. Marami pong tutulong dito. Yan, may nagko-comment po, Anli Batch. Opo, nakatulong po. Ang dami pong natutunan. Madami po akong nakain, madami din po ako natutunan. Ayan. Thank you po sa lahat ng learnings. Thank you so much. Ayan. My deepest why po, syempre po, yan, ang aking mga mahal sa buhay, dahil gusto ko din naman po na makatulong sa kanila, kahit po sa simpleng paraan na kaya kong mabigay. Gusto kong ma-feel nila na hindi lang ako puro kaartehan sa katawan, nagmamature din naman po ako, ayan. And gusto ko rin makatulong sa kanila sa aking my own little way, ayan. So, and then work hard, stay humble. Yes po, dahil po, naniniwala po ako na kahit ano pong sipag mo sa work at kahit anong galing mo, kung may attitude problem ka, hindi ka po magsasucceed, di ba po? Ayan, so work hard, play harder, yes. Naniniwala rin po ako na kapag nagtatrabaho ko, dapat work balance po, dapat masaya ka. Yes, kaya mo dapat laruin in a positive way. Yes, dahil po, pag di ka masaya sa ginagawa mo, di ba mauubos ka, hindi ka rin magiging successful, hindi rin maganda yung kakalabasan mo. Ayan. So, yun lang po. At sa mga hindi pa po nagjo-join dyan, dahil duda, dahil po hindi nila linya yung negosyo, hello, di ba? Bakit po ako? Every week na po akong kumikita ng extra income dito po sa Dream Team, dito po sa JC Premier. Ayan. So, sa mga nagdududa pa po at natatakot, huwag po kayo mag-alala. Marami po kaming tutulong sa inyo dito. Yes po. And yun lang po. Thank you po. And welcome to the good life. Back to you, Coach Baray. Yun, maraming salamat, Coach. Kenelo, 23 ang basing. Grabe, no? Galing mo talaga, no? Ang lupit mo pa, grabe. Saan ka pa? Mag-JC ka na. Kaya sa mga first-timer dyan na nakikinig, mag-JC ka na. Like Coach Kenny Lu, bago pa lang, 3 months pa lang, pero grabe na yung kinita, no?
Kaya maraming salamat, Coach Kenny Lu, sa pagpunta dito sa ating Zoom presentation and pag-share niyo po. Siyempre, napaka-inspiring din yung kwento mo kahit na medyo ano, 'di ba? Pero grabe. Nawara. Ando. Nawara din. Guys, nawala si Barayta. Magandang gabi sa inyong lahat. Hi. Naintindihan ako. Magandang umaga sa inyo. Yes, loud and clear po. Riel. Magandang gabi sa inyo. Kenny Lu, are you done? Ken? Yes po, GM. Tapos ka na? Apo. Oo, pasensya na. Umakyat lang ako sa taas. Pagbaba ko, iba na nakikita ko ah. Parang kanina narinig pa kita nagsasalita eh. Tapos umakyat lang ako sa taas. Pagbaba ko, iba na nakikita ko. Kaya sabi ko, tapos hindi ko na nakita si Barayt. O nga po, nawala si Coach Barayt. Opo, so magandang gabi. I think we're done. So maraming salamat sa isang napaka gandang presentation. I was amazed. Napakagaling ng speaker natin. First timer, pero napakagaling. Palakpakan naman natin ang bago nating speaker, no? Si Ma'am Halata din. Sorry ah. Pangalan ulit? May Pix. Yan nakikita ko rito eh, pero ibang pangalan niya sa ano eh. May Manny Pacquiao. Oo. May, Ma'am May Petines. Magandang taga saan ka, Ma'am May? Sorry. Oh, Barayt, okay lang. Ano ang tawag nito? May, saan ka? Taga saan ka? Sa Batangas po ngayon. Ano, GM Thoughts? Sa Batangas ka. Ayan, palakpakan natin si Ma'am May. Napakagaling. Barayt, ang galing ha? Ang galing-galing. Ang galing ha? Nakita ko siya. Focus lang po talaga ako, GM. Parang sabi ko, ang galing naman magsalita ng ano na to, na speaker na to. First timer. Ay guys, ha, for your information, first time na mag-present ni Ma'am May sa team natin. And yet, napakagaling. Palakpakan natin yan. Yeah. Tapos, syempre, palakpakan natin si Ma'am Kenny Luambas, no, sa isa sa mga successful na mga bago na miyembro ng negosyo natin. And siya ngayon, nasa Lucena yata. Ngayon, si Kenny Lu. Congratulations at ingat kayo riyan. Barayt, congratulations sa lahat. Hindi ko na masyadong patagalin tong araw na ito, gabing ito, kasi excited ako. Excited ako sa lahat ng mga first-timer, sa lahat ng mga aspirant na gustong maging TokTok online franchisee. Guys, cut-off ngayon, Lunes. Pero huwag kayong maglala. Doon sa mga gustong humabol hanggang bukas, kahit wala pang announcement ng office, sa grupo natin, basta yung mga gustong humabol hanggang bukas, pagbigyan ko kayo. Na, pero yung announcement, check natin maya-mayang gabi, maya-mayang madaling araw. Meron dito yung mga dati nating mga miyembro sa JC na ngayon mga nagbabalik. Congratulations sa inyo and welcome back sa kumpanya natin, no? Lagi niyo lang tong tatandaan, ang negosyo tuloy-tuloy. Ang negosyong JC tuloy-tuloy lang 'yan. So, sa lahat ng mga, kasi marami nagpa-retrieve sa akin ng mga username password nila, yung mga dating member 5 years ago, 6 years ago, bumabalik sila. So, nakakatuwa lang, nakakatuwa. And siyempre, sa lahat ng mga first timer, for example, merong tumawag sa akin kanina from La Union, San Fernando.
Ay, hindi ko ma-recall kung ano pangalan niya. Pero sa San Fernando, La Union, open na po tayo. Again, nationwide open na po tayo. So, excited kaming lahat kasi ka-partner na rin po natin ngayon si Kathleen Bernardo at saka si Daniel Padilla sa grupo natin sa Tok Tok, sa team natin sa Tok Tok. So, congratulations po sa inyong lahat. Barrett, nakita ko, sorry, ngayon ko lang nakita poster. Meron pala kayong question and answer? Yes po, GM, pero hinihintay lang po namin si Coach Sherry. Hahabol daw po siya. Hahabol, kasi nagahabol ng registration yan. Wala yes. Siya rito? Wala po ata siya ngayon dito, Coach. Oh, wala siya rito. Busy yun kasi nag-cut off ngayon. Nagahabol yun eh. Ang tanong ko, may mga gusto bang magtanong? Parang gusto ko lahat mag-register na lang eh. Yes, and tomorrow po, 10 a.m. meron po tayong technical training. Pwede po tayo magtanong doon sa mga gusto po magtanong. Question and answer din po. Oo, wala muna tayong question and answer ngayon. Okay lang. Kasi alam ko, lahat ng mga member ng JC, lahat kayo busy ngayong gabi. Alam ko, karamihan sa inyo mag-i-encode. Alam ko lahat yung iba sa inyo maghahabol ng registration. Sayang naman ng oras. Tama, di ba? Sayang naman ng oras. Pero again, no, on behalf ng asawa ko si Amy, nandito. Congratulations. Masaya kami para sa inyong lahat. And sa lahat ng mga sa lahat ng mga utang ko na mga pre-products na i-ready naman, na iayos naman na namin kanina, yung mga nabigyan natin ng libreng cellphone, nabigyan na rin natin kanina, yung mga libreng produkto na ipa-deliver na namin kanina. So abang-abangan nyo na lang dyan sa mga bahay ninyo. Okay ba? Masaya ba kayo? Masaya yes. Ba kayo? Yes, GM. Masaya kami, GM. Yes, GM. Masaya. Masaya kayo. Grabe, no? Grabe, nakita nyo ba? Pinakita ba yung poster ngayon ni Pinakita nyo ba? Pinakita ba ngayon? Post na po, GM. Yes, na. Ito, ha? Pakita ko lang para makita ng mga first-timer. Ayan, no? Kasama na natin ngayon. Yan, si Daniel Padilla at si Kathleen Bernardo. Tapos ang good news niyan, nationwide na tayo. Ayan, nationwide. So, ina-question kung anong probinsya ka. So, kahit saan, pwede nang maging operator, pwede nang maging rider, pwede nang magpabook ng kanilang mga parcel para may deliver kung saan nila gusto ipa-deliver. Ayan, so marami tayong matutulungan kasi yung expansion sobrang bilis, sobrang ganda. So ang ano nito, ang goal natin dito, lahat kayo na nandito, tulungan nyo kami sa promotion together ng ating mga celebrity, so together ng advertisement na meron ng company, i-promote nyo rin ang business sa lahat ng makakilala, kamag-anak, kaibigan nyo. Okay tayo, eto nakita ko na si Sir Brian Turalba, ayan. Tama ba ako? Ayan, Sir Brian, magandang gabi. Pero sa lahat-lahat, no, hindi ko na kayo i-face-in. Congratulations everyone. Masaya kami. Masayang-masaya kami para sa inyong lahat. And huwag nyo nang patatagalin. Okay tayo? Huwag nyo nang patatagalin. Barrett, pag may magusto kayong pag-usapan, go. Pero I suggest, huwag nyo masyadong patagalin kasi alam ko, busy kayong lahat. Okay tayo? Congratulations everyone. God bless. Thank you. Thank you, GM Boss. Sorry po, nawala ako kanina. Bigla nag-brown out. Alright, guys. So, sabi na mga ka-JC, kung nalaman mo na itong negosyo, no, tawagan mo na po yung mga nag-invite sa inyo dito sa business presentation. And syempre, dahil itong promo nating 17,888 pesos ay up until now na lang po, last day. Pero pinagbigyan tayo ni GM Tots na napakabait. Pwede hanggang tomorrow. Pwede po natin ang announcement ng kaya guys, huwag ka na magdalawang isip pa dyan. Huwag ka na mag-isip pa. I-grab mo na to. Minsan na lang po ito. Magpa-promo yung company, di ba? Minsan na lang siya. And don't forget na pag nagnegosyo ka nito, tutulungan ka namin mga ka-JC hanggang sa abot ng aming mga kaya. And syempre, pwede mo pagtanungan kung sino man po yung mga sponsor nyo. Yan po, tanungan nyo po. And tomorrow, pag nag-franchise ka, meron po tayong technical training. 10 a.m. po yan to 6 p.m. Schedule po yan. 3 times a day po yan. Tanungan mo na yung mga gusto mong tanungan para maintindihan mo tong negosyo na to. And syempre, para mas malaman mo na yung buong detalye ng negosyo. Nakita mo na yung pinaliwalag ni Coach May.
And syempre ngayon may mga katanungan ka. Kaya later or tomorrow pwede niyo pong tanungin. Maraming maraming salamat po sa sponsors ko din. Yan, syempre wala din po sila dahil kung wala po ako dito. Yan. Mga first time na umatin sa Zoom, maraming maraming salamat. Palakpakan po natin yan. Konting shoutout lang po.